Hello everyone, and welcome to today's session. I'd like to introduce to you our today's resource speaker. He is a freelance web developer and designer, blogger at Chad's blog, author, programmer, developer of Food Jam, and the former chief layout artist at the Builders Pandayan. Please welcome Mr. Richard Mark L. Hamilia. Okay, let's welcome Richard Hamilia. So, ayan. Okay, so ang topic natin nga for today is a practical approach for programming language with JavaScript and jQuery. So, freelance web developer natin yan, Sir Chad. Okay, waiting lang daw, waiting. Magbigay mo nga tayo ng konting overview. So sa hindi naka-attend kanina si Ms. Rosel. Konting overview muna tayo habang initin natin si Chad Hamilia, our resource speaker, para naman malaman nyo kung anong ating itatakel today at anong mga matutunan nyo today, kung ano pang idea or new topics or tips na malalaman nyo about JavaScript. So, Dennis, so in behalf of Ms. Rosel Ramirez, I'll be the one. Bakit humina? Our prepared overview, webinar overview. So, good day everyone. I am Rosel Ramirez, one of the coordinators of this webinar. I am here to give you a brief overview of our webinar entitled A Practical Approach to Programming with JavaScript and jQuery. The main focus and what will be tackled during discussion will be all about JavaScript and jQuery. Some of you may be already aware of this, that JavaScript is a scripting language that allows you to implement complex features on web pages. While jQuery is a JavaScript framework that makes traversing and manipulating the HTML DOM tree, as well as event handling, CSS animation, and AJAX more easier. For today's webinar, we have invited a research speaker who will share and show us some demonstration later regarding our topic. This webinar will be done with the purpose of introducing JavaScript and jQuery to the participants and assisting the participants in comprehending this subject. Also, to help them understand its significance and achieve the objectives of this webinar, such as to develop basic programming skills and to learn techniques of responsive web design using jQuery. And that's all. Hope all you can give your time to listen attentively to our research speaker and as it will be useful when you decided to pursue being a developer in the future. Again, good day, everyone. Okay, thank you doon sa napakagandang message, Rosel Ramirez. Sa proxy natin ay si Ms. Glenis. So, ayun nga, siguro may mga problema din mga connections na iba natin, gaya na iba nating estudyante. And kailangan natin maghanap ng ibang mga proxy sa iba. Okay? So, let's welcome our resource speaker, Chad Hamilia.
Let's hear it, Chad. Hello po. Hello. Hello. Rinig po ba ako? Yes, okay naman ang ano, audio mo, Chad. Yan. Kita na rin ako, no? Hello, hello. Yes, okay na, Chad. Okay na, okay na. Yan, sige. Yes, okay na. Okay po, good morning po sa lahat. Salamat po sa nag-introduce kanina. Nakikita ba ako ng lahat? Yes, nakikita na dito. Okay naman. Okay, okay. Okay, okay. Okay, thank you. Thank you sa ano, introduction kanina. Okay, ako nga pala si Chad Amiliano, aka Kuya Chad. Kuya Chad na lang pwede niyo tawag sa akin. At yun nga, ang pag-uusapan natin ngayon is practical approach to programming with JavaScript and jQuery. Ano? So si JavaScript at si jQuery, si jQuery ay library ng JavaScript. Ano? Pero ang atin talagang pag-uusapan ay si JavaScript. Ano? So, practical. Practical, programming, JavaScript, jQuery. Siguro maraming nagtatanong sa inyo ngayon, ngayong umaga, kung ano ba yung ibig sabihin itong mga words na to. Or yung iba, marahil ay aware na kayo dito sa mga terms, ano, lalo yung mga IT students natin dyan. So, ano ba? Programming, practical, JavaScript, jQuery. Bakit ganito yung naging title natin? Ano? Hayaan nyo na isa-isahin natin yung bawat katanungan na bumubuo sa isip nyo ngayon. Okay? Handa na ba kayo? Ano? Benedict, yung ating ano, presentation. Okay. Tell lang, sabihin mo lang pag next ng next. Okay, okay. Ayan. So, handa na ba ang lahat? Please type code nga sa ating chat box kung handa na kayo. Paki-type code, yung word na code. Ayan, dami nag may message. Ayan, sunod-sunod na. Oh. Okay, handang-handa na sila. Ang dami nag-chat-chat, oh. Okay, next. Pakisundan na lang ako, ano? Benedict, ano? Ayan. Yes, yes. So, ano ba? Programming versus programming language. Ano ba yung pinagkaiba ng programming sa programming language? Oh, ito muna yung i-discuss natin bago tayo mag-direct to the point kay JavaScript, ano? So, ang salita kasi ay makapangyarihan at ginagamit natin ang salita, di ba? Para makipag-communicate sa kapwa natin tao. Ganon din naman kapag dating sa ating mga computer at mga machine. Gumagamit tayo ng salita para maunawaan nila tayo. So yun yung programming at yun yung, ayun yung programming language. Yung ginagamit nating salita o lingwahe para maintindihan tayo ng computer. So si programming, makikita natin sa mga machine sa ating kapaligiran like yung electric fan, aircon, or computer o kahit ano pang mga machine na nakikita nyo dyan. Yung mga ilaw, no? Machine din yan. Ay may dalawang salita lamang na nauunawaan. 0 at 1. True or false, on or off. Na tinatawag din natin sa technical terms na binary. So ang binary ay katulad lamang ng simpleng pagbubukas ng isang ilaw gamit ang isang switch. Kaya makikita nyo sa mga switch ng ilaw yung label na 1 at 0, no? Depende sa brand ng switch. So yun lang naman yung pinaka-basic na explanation kung ano yung programming at programming language, ano. So yun nga, ang mga machine ay may dalawang language lang na naiintindihan. Binary, ang tawag sa kanila. 1 at 0, or kaya ay true or false, or on and off. So pare-parehas lang sila. So ang computer naman ay may dalawang uri ng language. Itong ginagamit natin mga computer ngayon.
ang laptop natin na hawak o yung ating mga Android cellphone na ginagamit natin ngayon sa pag-Zoom, ano, sa pag-join dito sa webinar, sa Zoom. So, meron tayong dalawang uri ng language sa computer. Yung isa ay yung low-level programming language at yung isa naman ay high-level programming language. So, yung low-level programming language, yun yung sinabi ko kanina, yung binary, yung 1 at 0. Machine language ang gamit, ang tawag sa kanya. So, yung low-level programming language. At yung isa naman ay yung high-level programming language. Human language ito, translated to machine language. So, kaya siya ginawa ay para yung mga tao ay makapag-communicate sa computer in a way na maiintindihan din nila. Hindi yung puro 1 at 0, 0001, 0101. So, masyadong magulo yun at mahirap intindihin para sa tao. Kaya gumawa ang... Nagsimulang gumawa ang tao ng high-level programming language para makapag-communicate tayo sa computer through our language, yung ginagamit natin mismong language, yung English, ano, English language. At ginagamit naman ito, itong high-level programming language na ito, naintindihan to ng computer, gamit yung mga translator o yung mga tinatawag na translator, ano, yung... tawag doon. Basta translator siya para maintindihan ni computer yung English language. Gumagamit sila ng translator para may convert yung English language to binary. So yun lang yung mahalaga. Maintindihan natin bago tayo mag-start talaga. So sa madaling salita, ang programming language ay katulad damang ng pag-uutos. Para ka lang nag-uutos sa isang bagay. Kapag nagpa-program ka, nagko-code ka, para kang nag-uutos sa isang bagay o sa isang tao. Pero case na to, sa computer ka nag-uutos. Ano? Ang programming language naman ay paraan kung paano ka mag-utos. So yung programming ay para kang nag-uutos. Yung programming language naman ay paraan mo kung paano ka mag-uutos. So, ganun din naman sa tao, di ba? Yung pagsasalita, yun yung programming. Yung gagamitin mo para ka makapagsalita o para ka maintindihan nila ay yung language na gamit mo. Like Tagalog or English or Japanese. Kung ano man yung lingwahe na ginagamit sa bansa na meron ka, ano. So sa atin, Tagalog, or English, or Taglish, ano. And anyways, din na natin na kailangang elaborate pa. Since this is a seminar, this will be a fast-track discussion at hindi na tayo pwedeng magtagal. Let's move on. Move on na tayo. Ayan, sabi ni Khan Academy, programming is the process of creating set of instructions that tell a computer how to perform a task. So yun nga, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, para siyang pag-uutos. Next. Ayan, sabi ni Java T-Point, programming language is to communicate, ano, kung paano tayo nakikipag-communicate sa tao with a specific language, ganun din naman sa mga computer. So language, mode of communication. Programming language is the computer language. Next po. Ayan. Ito na, pag-uusapan natin ito muna bago natin pag-usapan ulit yung JavaScript, ano. So, relax lang kayo guys, relax lang. Nandyan pa ba kayo? Type 1. Type 1 na lang para makita ko kung nandyan pa kayo. Gawin natin medyo interactive to, no? Kasi hindi ko kayo maririnig dito sa side ko, no? Ayan, okay. Thank you. So, proceed tayo. Client side versus server side. Front end versus back end. User versus server. So, gagamitin natin dito sa discussion na to yung restaurant scenario. So, ito naman ay ginawa ko lang para mas maintindihan natin ng mas madali yung programming, ano, or yung JavaScript. Gagamitin natin yung restaurant scenario ngayon at saka mamaya sa ating mga discussions. So ito, client side, server side, front end, back end, user or server. Magkakaiba silang term pero isa lang din ang ibig sabihin. Ginagamit lang sila based sa kung paano o kung ano ba yung dinidescribe. So discuss natin ng mas malawak, ano ba yung client side o also known as front end at ano ba yung server side o tinatawag din na back end. So, i-describe muna natin yung client side at server side pagdating sa mga software. Ang software ay yung nakikita nyo ngayon sa screen ng phone or laptop nyo. Yung Zoom. Software yan.
So ang client side ay yung nakikita ng mga users sa isang system at kung ano lang yung pwede nilang gamitin doon. Sa isang restaurant, itinuturing natin ito yung menu. Makikita lahat ng pagkain na ino-offer ng isang restaurant doon sa kanilang menu. So yun yung binibigay ng waiter, ano? O kung kumakain kayo sa McDo or Jollibee, yun yung nakikita nyo sa taas. Yun yung menu. So yun yung ano, yun yung ating, yun yung client side, yun yung nakikita ko bilang user o bilang ano, bilang customer. So ganyan din naman pagdating sa mga software na ginagamit natin, like Facebook or Zoom. Ito ano, yung gamit natin ngayon. Kahit saan ka gumamit ng Facebook, whether using mobile application or website, lagi natin makikita diyan yung interface na para sa atin. Merong login, registration, profile, lahat ng mga yan ay client side. So yung GUI na nakikita natin o yung graphical user interface na nakikita natin sa part natin ay yung ate, yung client side. So hindi natin diyan makikita yung ibang nasa back end ano. So mamaya natin i-discuss 'yon. I-discuss din natin mamaya yung GUI at saka CLI. So nasabi ko kanina yung GUI ano. So ngayon isipin lang natin na lahat ng nakikita natin sa labas ng restaurant, like upuan, lamesa, yung menu, yung tasa, yung kutsara, kahit ano pa yan, yan lang yung mga pwedeng gamitin natin bilang isang customer. Yun yung client side. Ano? So bilang kliyente, bilang customer, ano yung nakikita ko, yun yung client side. Sa side ng kliyente. So parang ganun lang kadali. Next, ano naman, ngayon ano naman yung server side? Ang server side ay yung nakikita ng isang admin o ng owner sa isang system. Sa restaurant scenario, itinuturing natin ito na kitchen. Doon sa loob ng kitchen, makikita yung iba't ibang kagamitan sa pagluluto. At yung nakakagamit lang nito ay yung mga crew, service staff, cook, o yung mga chef. Ganyan din naman pagdating sa software. Ang server side ay isang interface na hindi accessible sa lahat. Ang nakakapasok lang dito ay yung mga authorized person. So ano naman ngayon yung kinalaman ng client side at server side sa programming? Yung client side, pagdating sa programming, meron tayong tinatawag na client side script at server side script. Okay. At yung JavaScript na pag-uusapan natin mamaya ay isang uri ng client side script. Ang client side script ay isang programming language na ginagamit para gumawa ng isang interface at mga function para kay user. Yung server-side script naman ay isang programming language na ginagamit para asikasuhin yung hinihingi ng client. Ito yung ginagamit para gumawa ng mga API o application programming interface. So yung mga REST API, yung ginagamit natin, server-side script. Server-side script din ang ginagamit para magbigay at magproseso ng mga data or information galing kay user. Ngayon medyo pala pababawi natin yung ano, pababawi natin ito yung explanation natin ano. Katulad ng sabi ko sa kanina, gagamitin natin yung restaurant scenario. Sino ba dito yung nakakain na sa isang restaurant, fast food chain, may ka-Jollibee, may pa-McDo o kahit saan pang simpleng karinderiya o kainan? Kung wala ay kahit sa scenario ng loob ng bahay ano. Kapag kakain ka, ano yung madalas mong iniisip? Ano ang kakainin ko? Saan ako kakain? Sino yung magluluto? Saan ako magluluto? So, let's be direct to the point. Lahat ng yan ay isang proseso at iyan din ang konsepto na gagamitin natin para maintindihan natin yung pag-uusapan natin ngayong umaga. So, good morning everyone! Ako si Chad Amilia, freelance web developer at fourth year BSIT student ng Mindoro State University. Introduction pa lang yon yung ating pinag-usapan. Okay, gising pa ba lahat? Okay, next tayo. GUI versus CLI. Ano yung pinagkaiba? Sa madaling salita, ang GUI ay yung meron kang nakikitang mga buttons, forms, etc. Kung nagpa-pop-up yung messenger mo dahil nag-chat sa'yo si Crush, ayan ay isang example ng GUI. Okay? Yung nakikita nyo sa screen ngayon ay isang GUI. Ano? Kapag may nagpa-pop-up dyan sa messenger nyo, may notification dyan, or may binuksan kayong application, yan ay GUI. O yung graphical user interface. Ngayon naman ay si CLI.
Ang CLI, sa madaling salita, ay text-based. Ibig sabihin, wala kang nakikita ang magagarbong dekorasyon. Puro text lang ang iyong makikita. Kasi noong unang mga panahon, nga 1940 na, uso pa yung ano, yung DOS base. So kung inabot niyo pa to, ibig sabihin mag-asawa na kayo, ano? DOS base operating system. Puro CLI 'yon. Puro text. Wala kayong makikita diyan ng mga Microsoft Word, Microsoft Office, wala kayong makitang Google Classroom, wala. Puro text 'yon. Hindi 'yon katulad ng mga OS na mayroon ngayon na interactive yung interface. Okay. Mamaya gagamitin natin both yung CLI at GUI sa ating live coding session, ano? Next. Ayan. Nabanggit nga pala kanina. Ano ba yung pinagkaiba nitong tatlo? Front-end developer, back-end developer, at full-stack developer. So sabi kanina sa introduction sa akin ay ano, freelance web developer. Ano. So i-categorize natin at tingnan natin ano ba yung pinagkaiba nitong tatlong to. So yun, pinag-usapan natin kanina yung client side, server side. Ito naman yung part, sa part ng tao. Bilang ano, kasi developer, ibig sabihin tao. So si front-end developer ay tao na ang ginagawa lamang ay yung client side ng isang system. Isipin natin na isa siyang service crew na nag-aasikaso ng lamesa mo at gumagawa ng pamphlet at menu para maka-order ka sa isang restaurant. So isipin natin na si front-end developer, siya yung nag-aasikaso ng mga pinggan, ng mga kutsara na gagamitin ni user. Okay? So kung kanina, sabi ko sa inyo, tayo bilang client, ang nakikita natin yung mga kutsara, pinggan, yung menu. So ito naman si front-end developer, siya yung nag-aasikaso nun. Siya yung nagpe-prepare nun. So yun lang, ganun lang siya kadali intindihin. Ano? Gamitin natin yung restaurant scenario. So yun si front-end developer. Siya yung nag-aasikaso ng pamphlet, ng menu, para maka-order ka sa isang restaurant. So ito naman si back-end developer, ay tao na gumagawa dun sa likod ng isang restaurant o dun sa kitchen. Isipin natin na isa siya dong chef or cook sa kusina na nag-aasikaso ng order mo kapag umorder ka. So hindi naman pagdating mo sa Jollibee, ay pag umorder ka ng halimbawa ay burger, ay ibibigay na lang sa'yo agad yung burger. Siyempre may nagluluto nun sa likod ng kusina. So tinawag lang siyang fast food kasi mabibilis na lang kumilos, no? So yun yung front-end and back-end developer. Mamaya intindi natin siya sa mas technical term, ano? Pag sinabi ng pang full-stack web developer, siya yung taong gumagawa ng isang system na may client-side at server-side. Front-end at back-end. Mix ito, o pinag-mix ito ng front-end developer at back-end developer. Isipin naman natin na itong taong ito ay parang manager ng isang restaurant. Hindi siya service crew, hindi rin siya chef, hindi rin siya yung naghuhugas ng plato. Pero kaya siya nasa position na yon, kaya siya tinawag na full-stack web developer, ay kaya niyang gawin yung mga gawain ng mga tauhan niya. So parang manager ano, hindi naman siya tinawag na manager para sa wala. So yun yung full-stack web developer. Kaya niyang gawin or inaasahan sa kanya na kaya niyang gawin yon bilang manager. Ibig sabihin, kapag pumalpak yung service crew, pwedeng si manager ang mag-serve sa customer. Or ganun din naman pagdating sa kitchen, kapag kulang yung tagaluto or kulang yung tagahugas, si manager pwedeng bumaba doon at siya yung gumawa nun. Kasi kaya niya yon bilang manager. May kakayanan siya na gawin both. Ano? Yung dalawa. So yun si full-stack developer. Okay, medyo gawin natin technical. Sa industry, masyadong mataas ang tingin sa'yo kapag pinakilala ka bilang full-stack web developer. Kasi dapat marunong ka sa lahat ng frameworks, language, marunong ka sa lahat. Marunong ka mag-React, marunong ka mag-Vue, marunong ka mag-PHP, mag-Python, mag-lahat. So lahat, no? Lahat ng frameworks, dapat alam mo. So, ewan ko. Pero yun yung labanan. Pag sinabi kang full-stack web developer, dapat marunong ka both. Ano? Marunong ka sa halos lahat. So yun yung ganun siya kabigat, ganun kabigat yung title na yun, full stack web developer. At yun talaga yung inaasahan sa iyo bilang full stack web developer. Pag nag-declare ka na full stack web developer ka, dapat marunong ka sa lahat. Pero hindi ibig sabihin noon na kaunti lang ang alam mong framework at PL o programming language ay hindi ka pwedeng maging full stack web dev. Ano?
Actually, nasa sa'yo na yon kung paano mo i-describe yung capacity mo. If you can create a very basic client-side script, at the same time, you can handle that script on your back-end code, then pwede ka na maging full stack. Wala naman talagang malaking issue. Okay? Masyadong bigatin lang ang dating kapag sinabi natin full stack web developer. Ngunit yan ay isa lamang titulo na nagdi-describe ng nature ng trabaho at kung ano yung ginagawa natin. Madami kasing pwedeng maging ibig sabihin kapag sinabing full stack web developer. At marami lang. Ang tingin ng iba sa'yo kapag sinabi mo yan ay mayabang. Pero kung uugatin nila yung root ng meaning yan, maintindihan nila na yan yung nature ng trabaho mo. Nature ng trabaho mo at kung ano yung ginagawa mo sa industry. Sa madaling salita, kapag sinabing full stack web developer, kaya mong gawin both sides nang ikaw lang ang gumagawa at tumatrabaho. Hindi siya madali kasi para kang nagiging Superman. Ano? So yun, yun naman ay isang overview lang sa nature ng trabaho na ginagawa natin. Ano yung ginagawa ko din? Masyado kasing overrated kapag sa iba kapag sinabing full stack. Pero mahalaga doon ay hindi siya isang pagyayabang kundi isang uri ng trabaho at kakayanan. So before I proceed, let's take a look at some quotes that can remind us this morning. Next. Yan. Sabi ni Kuya Steve Jobs, everybody in this country should learn to program a computer because it teaches you how to think. Totoo naman kasi na ang pagko-code at pagpo-program ay nakapapatalas ng isip. Kasi matututo kang mag-overthink. Yan yung unang-unang mong matututunan pag naging programmer o pag inaral mo ang programming, mag-overthink. So overthink na iniisip mo yung outcome. Bakit hindi gumana yung program ko samantalang wala namang kulang, tapos pagbukas mo ng laptop mo, kinabukasan kulang pala ng semicolon. So nag-overthink ka na nag-overthink, semicolon lang pala ang problema. So nakakatawa yan, pero totoo yan guys. Na-encounter niyan throughout your practice of coding. Next po. Programming is a skill. Hindi siya talaga kumbaga course or what. Skill yan talaga na inaaral. Hindi naman siya talaga para sa IT lang. Siya ay isang skill na pwede matutunan ng kahit na sino. By practice at hindi sa mga libro o sa mga babasahin. Bagamat nakakatulong kapag nga nagbabasa tayo, lalo na sa Stack Overflow, tambayan ng mga IT. Okay? So, ang programming ay skill na mas madaling matutunan kapag pinapractice natin. Okay? Next po. Kaya mamaya pala, mag-hands-on tayo, no? Hands-on experience tayo pagdating sa coding. No? Kaya may live coding session tayo mamaya. Sana nandito pa kayo. Nung oras na ba? 8:54 na. Okay. Medyo mahaba-haba na yung pagsasalita ko. Programming is a craft. Sabi dyan, it's not a science. Programming is a craft. Programming is a craft kasi pwede kang maging isang creator, innovator ng isang project or system. Madami kang magagawa through programming. Sino ba dito yung may maliit na sari-sari store? Pakitype nga ng 2 sa chat box natin. Kung meron kayong tindahan na maliit, okay, wala. Okay. Walang nag-chat. Okay. Kung wala kayong sari-sari store o kahit nasaan ka. Himbawa, namang problema ka sa mayroong isang may-ari dito ng sari-sari store, namang problema siya sa bili ng tigpipiso. Okay? May mga bata kasi na ang hilig bumili ng piso-piso. So yung nasa sari-sari store na uuyamot kasi nakita ko to sa meme sa Facebook . Gawa ka na sarili mong chicheria vending machine. Asa na? Ayan, chicheria vending machine. O baka gawin yung thesis. So halimbawa, isa kang natuto kang mag-program, natuto kang mag-code, tapos may naisip ka, gusto mong gawin. So pwede mong gawin kasi marunong ka mag-code. So yun, bilang isang programmer, bilang isang nagko-code o nagpo-program, pwede kang maging creator or innovator ng isang project. At least, di ka na mauyamot sa mga bata na tigpipiso ang binibili. Chicheria vending machine. Naisip ko lang yan. So next tayo.
Yan, nakita ko to sa IT room. Sa IT room 4. Sa room ni Ma'am Sarah. Nakita ko tong quotation na to. Dati sa IT department. Sa Minskat. Ah, Minsu. Minsu Kalapan. Ano? So, naalala ko lang ito nung nakaraan. Kaya sinama ko sa presentation. Pero maganda din naman yung meaning at my point. Sabi dito ni, ano? Sabi ni Tito Albert Einstein, everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Sabi niya kasi, kung iisipin mo na hindi ako pwedeng mag-code, hindi ako pwedeng maging programmer kasi nag-educ naman ako or nag-criminology naman ako nung college or yun naman talaga yung course na tinitake ko ngayon. Well, hindi ka naman talaga magtatry na maging programmer kasi edo ka. Pero kung susubukan mo naman at bibigyan mo ng chance yung sarili mo na mag-aral, edi may chance ka din na matuto. That's it, guys. Make it a reminder sa inyo, ng mga nakikinig dyan sa atin. Ilan ba yung participants? Sa mga 73 participants, ano? So, yun. Everybody is a genius daw, sabi ni Tito Albert. So, hindi imposible na matutunan mo ang pagpo-code. Next. Okay. Objectives of the webinar. So, pakibasa na lang. So, at the end of this seminar, gusto ko na makapag-develop tayo ng ano, ng programming skills ano with JavaScript. Understand yung websites, ano, paano sila nag-work, and pangatlo, makapag-code tayo from scratch, as in wala, walang sinimulan, walang kahit ano. So, pangapat ay apply natin yung programming principles na at saka theories na into practice, ano, na i-discuss natin mamaya. Okay, what do I need for this seminar? Ano ba yung kailangan ko dito sa seminar na to? Next po. Ayan. Text editor. So kung meron kayo diyang notepad sa inyong mga PC or laptop or cellphone, sa cellphone, merong tinatawag na code editor. Ano? So ayan. Papakita natin. So yung code editor, i-download nyo na lang sa Play Store sa cellphone, ano, kung wala. Tapos, browser. O, lahat naman ng siguro ng device ngayon may browser. O, kung Chrome yan, o Mozilla, or kahit ano. At saka isang kape. Yun lang. Next. Yeah. Bakit JavaScript? Okay. Bakit JavaScript? Simple lang. JavaScript is a good foundation. Pakiyan yung next po. Yeah, JavaScript is a good foundation. Maganda siyang simulan bilang isang nagsisimulang developer, web developer, ano, web developer. Kasi ang JavaScript is more on ginagamit talaga sa web. So, pero hindi lang naman siya sa web, ano, marami siyang pwedeng paggamitan. Okay, wait lang ha. Okay, next. Yan. Ayan. Sabi ni ano, sabi ni Wikipedia, sabi niyo bias daw si Wikipedia. Pero sabi ni Wikipedia, over 97% ng websites ay gumagamit ng JavaScript as client side programming, ano. Okay. Next po. Sabi naman ni W3 Schools, si JavaScript daw is the world's most popular programming language. Hindi ko alam kung ngayon ay popular pa rin siya, pero kahit hindi siya popular, sinasabi ko sa inyo na maganda siyang foundation. Good foundation siya, lalo na pagdating sa web. So, JavaScript is the programming language of the web. Totoo naman yan. Pangatlo is, JavaScript is easy to learn daw, sabi ni W3 School. So, tingnan natin kung madali nga at check natin pamaya ano. Gawin natin medyo practical yung ating pag-uusapan. So, why study JavaScript? JavaScript yung language na dapat ay matutunan ng isang nagsisimulang web developer.
So sabi diyan si HTML, yun yung content ano, CSS. Mamaya i-discuss din natin pero konting-konti lang. So focus tayo kay JavaScript. So JavaScript is to program the behavior of the web pages. Ayan, may sabi ni W3 Schools daw, nako nakikita niyo sa baba. The only way to become a clever programmer is to practice code and code. So sa totoong buhay, itong JavaScript na to ay hindi naman talaga itinuro sa amin ng buong buo. Parang pinahapyawan lang pero saglit na saglit lang. Yung totoo, yung JavaScript pwede mong matutunan ng ikaw lang. So itong W3 Schools na to, mamaya gagamitin natin to sa pagko-code or do sa ating discussion. Ano? So dyan din tayo kukuha ng resources kasi dyan din ako natuto actually. Okay? Next! Ayan, sabi ni Sir Daniel Abbott na isa siyang data scientist ano at the next tech. Sabi niya do sa kanyang article, the top 10 programming languages to learn for 2022 ay kasama si JavaScript. Okay? So hindi pa rin pala siya phased out, sabi ni Sir Daniel Abbott. Isa siyang data scientist. Okay, sabi sa LinkedIn. So alam niyo naman yung mga articles natin diyan ano. Next. Ayan. Did you know? Oh, so trivia. Sabi dito, hindi mo kailangang i-download ang JavaScript. Totoo 'yan kasi lahat halos ng computer natin ay applicable or gumagana yung JavaScript. Kapag nagbukas ka ng Facebook, may JavaScript 'yan. Although hindi na JavaScript talaga yung mismong ginagamit, hindi na yung root ng programming lang, hindi na yung JavaScript as root programming language yung ginagamit. Gumagamit na sila ng mga frameworks like React, pero yung root niyan ay JavaScript pa rin, kaya nga React.js eh. Tanya yung word na JavaScript nandun pa rin sa dulo, JS. So kahit ano pang framework yan, React.js, Vue.js, or Angular, lahat yan ang pinanggalingan ay JavaScript. So gumamit lang sila ng mga frameworks nilang sarili para mas mapadali yung pagko-code in JavaScript ano. So mamaya so hindi natin gagamitin yung mga yan, ang gagamitin na lang talaga natin at i-discuss natin ngayon ay yung root na programming language in JavaScript ano. So actually, si JavaScript ay gumagana na sa browser nyo, on your computer, on your tablet and on your smartphone. So JavaScript is free to use for everyone. So yun yung maganda, hindi mo siya ewan ko kung may programming language na binabayaran talaga. So meron siguro. Pangapat, Java and JavaScript are, yan, sabi kanina may nag-Java dito sa chat box. So si Java at si JavaScript guys, magkaiba yan, ha? Huwag natin pagkakamali. Kala ko din dati, magkapareha sila, so magkaiba yan, si Java at JavaScript. Next. Yan, so saan ba natin pwedeng gamitin yung JavaScript? Website development, mobile app development, at saka IoT projects. So mamaya, kasi si JavaScript, tinesting ko siyang gamitin dito sa tatlong to. Sa website, sa mobile app, at saka sa IoT projects. Ano? So yun, let's start. Ang haba ng introduction ko ha. Okay, may naintindihan pa ba kayo? Type 1 nga ulit. Okay, napapakinggan pa ba ako? Okay. Benedict, okay, next na. Okay, thank you. So yun, sa umagang ito yung ating tatandaan. Remember, IHA. Okay? Ito yung mga pwede natin gamitin mga principles pagdating sa programming. So ginawa-gawa ko lang to pero sa totoong buhay ito yung ginagamit ko at ginagawa ko ngayon. Next. Everyone has their own algorithm. Algorithm is your own way of thinking and we apply algorithm in programming because programming is thinking, Okay? So lahat ng tao may kanya-kanyang algorithm, may kanya-kanyang paraan ng pag-iisip. So hindi ko masasabi na yung way of thinking ko ay pareha sa way of thinking nyo.
Kaya kung paano ako magtitimpla ng kape ay magkaiba dun sa kung paano nyo timplahin yung kape nyo. So kung nagtitimpla ako ng kape, nauuna yung asukal bago yung kape. So paraan ko na yon. Wala na kayong pakialam doon. Joke lang. Peace. Pero kayo, pwede kayo pag nagtitimpla kayo ng kape, nauna yung mainit tubig bago yung mga kape, asukal at ganun, creamer, no? So kanya-kanya tayo ng algorithm at kanya-kanya tayo ng paraan ng pag-iisip. So ganun din sa programming, pag nagko-code tayo, pag nagpo-program tayo, magkaiba tayo ng algorithm na ginagamit or magkaiba tayo ng way ng pag-iisip. So, next. Lagi nyo lang tatandaan na meron tayong iba, may kanya-kanya tayong algorithm. Ano? To, how you code is how you think. Coding is thinking. Sabi ko nga kanina ko pa pinapaulit-ulit. Coding is thinking and then writing what you think. Ano? So similar siya sa paggagawa ng tula. Depende sa iyo kung paano ka maging creative, descriptive at concise sa paggagawa ng sa pagko-code, ano? So how you code is how you think. Kung paano ka nagko-code, yan yung paraan mo ng yan din yung way mo ng pag-iisip. So yun lang. Mahalaga lang yun kasi totoo naman yun. Kung paano ako nagko-code, yun din yung way ko ng pag-iisip ko. Kasi kung paano ko pinapagana yung mga conditional statements, kung paano ko pinapagana yung mga loopings, kung paano ko pinapagana yung mga program, yun ay base sa kung paano ko siya inisip or kung paano ko siya gustong mangyari. So ito yung next, pangatlo. Always, next po. Ayan. Always think about the output. So yun, the output is your objective. No matter how hard, no matter how impossible it may look, you will have to do it. Ano? Ayan, may kanya-kanya daw gusto ng timpla ng kape, kung mapait o matamis. Minsan walang lasa. Tama yan, sabi ni Sir Noel. Ano? So sabi ko na kanina, always think about the output. Yan yung totoo guys, kapag nagpo-code tayo, pag gumagawa tayo ng program, kahit paanong programming language ginagamit natin, lagi nating iintindihin at lagi nating iisipin, ano ba yung gusto kong maging output para sa araw na to o para sa ginagawa kong ito? Ano ba yung gusto kong mangyari? Okay? So yun lang naman yung pinaka-basic na programming principles na natutunan ko over the past 4 years. Ano? Always think about the output. No matter how hard, kahit pa imposible yan mangyari, ano? Walang imposible kapag ka ginagawa mo na. Pero kung imposible talaga, di wag mo na lang gawin, di ba? Okay. Basta lagi mantitindihan, ano ba yung output na gusto kong mangyari? Ano ba yung gusto kong mangyari? Pag nag-code ako, ano yung gusto kong mangyari? Di ba? So yun lang. Next po. How I code? Ito. Paano ba nagko-code ako? Paano ba ako nagko-code personally? So ito, yun lang naman, nagpa-plan, nag-code, ine-execute ko agad, debug, then kapag may problema, repeat lang. Plan, code, execute, debug, repeat. Ulit-ulit. So yun lang naman talaga yung cycle na ginagawa ko. Planning, then nag-code ako, ine-execute ko yung program, then kapag may problema, debug, then repeat. Yun lang. So during the live coding session, we will use this paradigm. So, ayan. So, topic outline. Dito sa ating pag-uusapan ngayong umaga, yung statements, syntax, variables, operators, data types, functions, objects, events, and comments sa JavaScript. Okay. Handa na ba lahat? Kasi nag-introduction pa lang tayo, sobrang haba, no? At least meron na kayong background, ano? Okay? Type JavaScript. Sa lahat ng nandito. Yan, may nag-type na. Yun, ang bibilis. Nga ba nang pinatype ni Kuya Chad? JavaScript. Yan. At least, kita kong active ang ating mga listeners. Ano? Mukhang di pa naman sila tulog, mga Chad. Tulog. Malakas ba yung boses ko dyan? Okay hanggang naman. Hanggang virtual yata, malakas pa rin yung boses ko. Ayan, ang dami na. Okay. Pwede ba akong share screen, Benedict? Okay, end ko na to.
Hindi, okay lang yata na pwede tayong sabay na nag-share screen, ano? Wait lang, try ko. Try mo. Try ko lang. Nasa na si W3 Schools. Ayan. So, parang nakikita ko na. Wait lang. Papacheck na lang natin kung nakikita nga nila. Share sound. Kung may sound to. Ayan. Hindi ko alam kung kita nila. Kita nyo ba, guys? Nakikita na. Need na mag-switch ng screen. Oo ng nga. Ano, ng viewer, ng participant. Oo nga, no? Yes po. Ayan, okay. Ayan, nakikita nga nila. Okay. So, dito na tayo. Sa ating, ano, no? Sa ating, sa aking screen. Pinuksan ko na yung ating... Yung screen ko lang ba ang nakikita talaga? Yung ano lang, W3 Schools lang? Yes, Chad. Okay po. So, safe naman na magbukas ako dito ng topic outlines kabilang screen. Wait lang ha. Text ko pa rin to, Chad, pa itong PowerPoint. Ha? Huwag mo nang i-X. Huwag mo nang i-X para makikita nila yung topic outline. Okay. Kasi dyan tayo babalik mamaya. Ayan, okay. Kita ko na ulit. Ayan. So, ayan. Ang una nating titingnan. Guys, ready na kayo? So, kung gusto nyo na balikan ito, makikita nyo lang si w3schools.com. Meron siya sa web. Search nyo lang sa web or meron din siya sa application. Ano? Sa pagkakalam ko, meron din siya. Application sa Android. So, pwede nyo balik-balikan ito. Kahit tapos na yung webinar natin, balik-balikan nyo lang ito. Matututo kayo at matututo. Sabi ko nga kanina, yung pagko-code, practice lang yan. Practice lang ng practice hanggang sa matutunan mo talaga. So, ang ituturo ko lang sa inyo ngayon, yung mga basic na dapat makita talaga muna, ano, o dapat maintindihan para matuto ka nitong JavaScript or ng coding or ng, basta ng JavaScript. Ano. So, ito, w3schools.com. Lahat ng siguro ng developer ay alam to ng website developer. Itinuturo din ito sa schools. Ito rin yung nire-refer na website. Okay? So, learn to code. So, punta lang kayo sa tutorials. Tapos, learn JavaScript. Kita ba? Kita naman ano? Ayun, mabilis-bilis yung net natin ngayon. Ayan. Okay. Nakikita na. Wait lang, hindi ko kasi makita yung zoom ko. Okay. Sabi dyan, ang ating unang tatalakayin ay statements. Okay. Punta tayo sa statements. Sa gilid, ano? Ito. Kita nyo naman, ano? Ayan. Okay! Start tayo. So, ano ba yung JavaScript statements? Ang statement, pagdating sa programming, lahat ng sinusulat mo na code, bawat hilera ng code, ano? Ay isang statement. Para ding English language yan. Meron tayong isang statement kada tuldok. Ano? Pagdating sa dulo, may tuldok. So, pinagkaiba dito, kapag gumagawa tayo ng statement kay JavaScript, may semicolon. So, hindi lang naman kay JavaScript. Maraming programming language yung gumagamit ng semicolon. Si Python lang yata ang hindi. Ano? Sa pagkakalam ko sa ngayon. So, yun. Kapag may statement tayo, gumagawa tayo ng statement, pinakamalaga, tinatapos natin siya sa semicolon. Hindi sa toldok. Sa English language, kapag gumagawa tayo ng statement, may toldok. Ano? Mga English major dyan. So, pagkakalam ko, yun ang ginagawa. So, ang endang statement sa JavaScript ay semicolon.
So dito, nag-declare siya ng variables. Mamaya natin to i-expound pa, no? So yun, ang computer program is list of instructions. So lahat ng sinusulat natin dito at kinocode natin ay instruction. Pwedeng kayo na mag-admit ng mga co-host natin diyan, ano? Okay. Okay, thank you. So yun naman, ang JavaScript program ay isang listahan ng maraming statements. So parang paragraph, ano? Guys, paki-admit na lang itong mga nag-e-enter. Thank you. Sa mga co-host natin diyan. So yun, ang JavaScript program para siyang paragraph. Tapos yung ang laman niya ay puro statement, ano? So yun yung ating yun yung pinaka madaling explanation. So, ano ba yung laman ng JavaScript statements? Ang laman ng JavaScript statements, ito, mga values, operators, expression, keywords, at comments. So, ito, may statement dito na example. So, ang sabi dito ay hello Dali. So, kung makikita nyo pag nag-aaral kayo ng mga bagong programming languages, ang madalas nyo makikita dyan lagi ay kung paano mag-output ng hello world. Ano? Okay, sabi ko kanina, semicolon, siya yung nagseseparate ng JavaScript statements. Diyan natatapos yung statement ng isang JavaScript, semicolon. Okay? So sa JavaScript, kahit marami pang space ang ginawa mo, okay lang. Hindi yan English language na kapag maraming space ay may mali sa grammar, ano? Hindi ka magkakaroon ng grammatical error dyan. At damihan mo ng white space yan. So, kay Grammarly, pag nadoble ka ng white space, mali na yung sentence mo. Dito kay JavaScript, kapag madami kang white space or nag-space ka ng nag-space, okay lang. Ini-ignore niya yan. So, mahalaga yung space para makita natin yung mga sinusulat natin. Okay? So kapag, yan, paki-admit na lang po, paki-admit na lang nitong mga nag-enter pa ha, para, ano, tira-diretso yung discussion. So, si JavaScript, pwede natin siyang putulin kapag katapos ng isang operator. So, the sentence, pinuputol natin ang sentence sa English language gamit yung dash, ano? So, dito naman, puputulin natin yung statement sa pagkatapos ng operator, ano. So meron ding tinatawag na code blocks na ang ibig sabihin ay sama-samang statement, ano, sa isang lagayan. So para siyang isang paragraph. Okay, yun lang naman ang laman ng statements. Okay, next tayo, syntax. Ayan. Ma'am, nakikita po ba yung dalawang presentation? Isa lang. Yun sa ano lang. W3 Schools. Pero yung PowerPoint presentation, hindi. Okay po. Bali ma'am, bali po guys, kung nakita niyo po kanina sa ating presentation, multi-sharing ko na lang ba? Naka-multi-share na siya. Ang participants mismo ang magsiswitch ng screen dun sa view option. Okay po. So, guys, ipiliin na lang nila. Okay po, ma'am. Okay po. So, guys, ganito na lang para hindi tayo magkalito-lito. Dito na lang guys sa W3 Schools. So, susundan ko na lang yung topic outline, ano, doon sa presentation kanina. So, yun din naman yung nilagay ko dito, pero hindi naman lahat ng naandito sa W3 Schools ay i-discuss ko. So, kung ano lang yung nasa topic outline, doon lang tayo babase kasi maikli yung oras natin. At saka ito lang naman yung pinili ko
na mahalaga na matutunan talaga natin. Ano? Okay. JavaScript syntax. Syntax is the set of rules or kung paano ang paano natin i-code or paano tayo magko-code sa JavaScript. So, syntax pagdating sa language, English language, ito yung kung paano mo pinagdudugsong-dugsong si subject at saka si verb, ano? Parang mga subject verb agreement pa sa English, ano? So, hindi ko yun masyadong inaaral dati. Pasensya na po. Pero yun. Syntax, set of rules. Parang sa language din natin na ginagamit. Kung paano nyo pinagdudugsong, sino pa yung nauuna? Si verb or si subject? Or subject verb muna bago subject? Basta yun na yun. Ano? Hindi yung syntax pagdating sa JavaScript. Kung paano natin isinusulat, paano natin siya ginagamit. So yun yung syntax, set of rules. Tapos, mamaya, yung variables, i-discuss din natin. I-skip muna natin to. So, focus tayo sa syntax. Kasi sa syntax, sa lahat ng statements na gagawin natin, gagamitin natin yung kung paano ba sinusulat yung, halimbawa, yung variable, paano ba siya sinusulat, syntax, yung syntax ng paggagawa ng variable. Pero iba pang topic yung variable, no? So, mamaya natin yung titingnan. Okay. Pati yung operators, may iba din siyang kasama mamaya. Okay. Expressions. Hanapin natin. Yan, keywords. So, sa keywords naman, pagdating sa programming language, lahat ng programming language meron tinatawag na keywords. So, hindi natin siya pwedeng gamitin sa ating program ng as a variable or as a method. Ano? Kasi already existing na siya doon. Yung keywords ay parang secret words ano na available lang siya para doon kay ano kay JavaScript ano. So halimbawa yung let, yung word na let, yung word na bar, yung word na cons. So yun ay pagde-declare ng variable ano. So mamaya natin yun titingnan. So yung keywords basta ang mahalaga ay keyword, literal na keyword ano. Para siyang dictionary ng JavaScript. So, siya yung pwede lang natin gamitin dun sa pag-create ng mga statements. Ano? So, pag si keywords, hindi natin siya pwedeng gamitin as name ng variable or anything. Ano? Keyword talaga siya. So, hindi siya pwedeng gamitin sa ibang bagay. Okay. Comments. Kasama na to sa outline pero mamaya natin yung titingnan. Okay. Yan. Yung JavaScript identifiers ay case sensitive. So magkaiba yung last name na malaki yung N dun sa last name na maliit yung N. Ano, okay? Case sensitive siya, no? Tapos ito, yung camel case. Sa programming kasi, hindi tayo pwedeng laging maglagay ng white space unless ay iba na yung nilalagay natin doon na method ano, or na code. So, ganun din naman kay JavaScript. Ginagamit natin yung parang ano to eh, method na ginagamit para hindi mahirap maggawa ng mga words ano, or magdugsong ng mga words. Katulad nito, halimbawa, gusto nating i-code isama sa mga pangalan ng variable yung word na first name o kaya yung last name. So hindi tayo pwedeng maglagay ng white space doon kasi magkaiba yung word na last at name pag pinaghiwalay natin. So nilalagyan nila ng hyphen o kaya ng underscore. O kaya ito naman ang ginagawa. Malaki yung word na yung unang letter ng first tapos malaki naman yung unang word ng name. So yun yung camel case. Okay? So yung camel case para siyang convention lang ano, convention pagdating sa programming. Daming nag-admit ko na tong mga to. Guys, paki-admit na lang nung iba na nagjo-join pa. Thank you po. Okay, next tayo. Variables. Okay? So yan.
Meron tayong tinatawag na variables. So ano ba yung variables? Yung variables, yun yung ilagayan ng ating mga data, no? So isipin lang natin na ang variable ay ilagayan ng data. So may apat na paraan para mag-declare ng variable sa JavaScript. So merong tinatawag na var, let, at const. Si var, ito yung madalas na ginagamit. Ano? So si let, ibig sabihin pwede nating palit-palitan yung laman ng variable. Si const naman ay hindi natin pwedeng palitan yung laman ng variable na yon. Okay? Variables, sabi ko nga kanina, containers for storing data. So, lagayan. Pinaka madaling salita sa variable ay lagayan. Lagayan ng data. Ang data ay yung pangalan mo, first name mo. Halimbawa, Chad, data yon. So, si variable, ginagamit natin siya para ilagay doon yung pangalan ko. Lagayan siya nung pangalan, yung data na pangalan ko. Halimbawa, Chad, ilalagay ko siya sa variable na ang pangalan ng variable ay first name. So, yun ay variable. Yun ang variable, ano? Okay? So, sa JavaScript, mayroon tatlong paraan ng pag-declare ng variable. Una, yung var. So, nideclare natin yung var. So, ito yung keyword. Ito yung sinasabi ko kanina ng keyword, yung var. Ang sunod nun ay yung x. Ibig sabihin ito yung variable name. Or, yun nga, variable name. Tapos, yung sunod na ito na nakalagay dito ay yung operator na equal. Ibig sabihin, ang laman ni x ay si 5. Ano? Okay? Tapos, si let naman, nakalagay dito yung let na word. So, ito yung variable name na x equals to 5. So, si let, ang pinagkaiba-iba nitong tatlong to, sinabi ko na kanina, si bar, siya yung madalas na ginagamit. Si let naman, para mapalit-palitan mo yung laman ni variable na to. Halimbawa, dineclare mo dito si let x equals to 5. Maya-maya, pwede mong palitan si x ng 6. So, pwede mo siyang paulit-ulitin. So, yun ang kagandahan kay JavaScript. Ano, tatlo lang yung paraan ng pagde-declare ng variable. Sa ibang programming language kasi, pag nagde-declare ka ng variable, ang nilalagay mo ay yung data type niya. So, sa JavaScript, automatic na niyang kinikilala yung data type. So, parang si Python at si ano din ano, si PHP. So, meron silang automatic na ano na pagre-recognize kung ano yung laman ng variable. So, yung data types, mamaya natin titingnan ulit. Kasi magkakasama to. So, sa programming, ito yung pinakamahalaga na matutunan natin para matutunan natin yung certain programming language. So, ganun din naman kay JavaScript. Okay? So, let. Sunod ay yung cons. Okay? Ayan. Si cons naman, hindi natin siya pwedeng palitan ang laman. So, halimbawa, ang value ni pi ay hindi nagbabago, ano? Si pi. So, pag nag-declare tayo ng variable na pi, halimbawa ay cons pi equals 3 point something, ano? Hindi na siya pwedeng baguhin. Kahit sa ang part ng code, hindi na siya pwedeng baguhin. So, siya ay cons. Ibig sabihin ng word na cons ay constant. So, pinikli lang, ano? So, constant na siya doon. Hindi siya magbabago. The constant values cannot be changed. So, yung kanina, si let, pwede natin siyang baguhin. So, ito, just like in algebra, ayon. Sa algebra, ano? Yung mga mathematicians natin dyan. Actually, diniscuss ko ang programming sa isang mathematics major. Nagkaintindihan kami pagdating sa algebra. Kasi may mga x and y din na ginagamit sa algebra. Okay? So, x and y. Bakit ba laging si x? Ba't ba laging si y? Hindi ko rin alam. Kasi yun yung pinakamadali daw. Kalimutan. Okay. Hindi pala madaling kalimutan. Si x at si y. Okay. Just like in algebra, ang variable ay ginagamit din sa expressions. Yung x plus y, pinagsama na nga si x at si y, ano? Naging z. Okay. yun siya. Yun yung variables. Ano? Pwede natin siyang pagsamasamain para magkaroon ng bagong data. Halimbawa, first name,
Hello po. Okay. So pwede natin pagsama-samahin yung laman ni variable para gumawa ng bagong data. So si Chad, yung first name, yung last name ko ay Hamilya. Kapag pinagsama ko yon, pwede ko siyang ilagay ulit sa another variable na name. Ano? So yun yung mga conventions na ginagamit natin. Kahit sa ang programming languages pa yan, ang pinakamahalaga na matutunan nyo ay kung paano mag-declare ng variable. Ano yung syntax na ginagamit? Kung paano gumagawa ng statements? At kung paano lumilikha ng variable? Kasi yung variable, yan yung pinaglalagyan natin ng data. Okay, next po tayo, operators naman. So sana naintindihan pa tayo, no? May mga may chat box pa tayo, okay? Paki-type nga ng word na code. Okay? 9:31 na. Yan. Okay. So bilisan na natin ng pagdi-discuss. Hanggang alas 12 lang yata tayo. Okay, operators. So operators naman, mas maintindihan natin 'to. Marami kasi operators na na ginagamit. Merong arithmetic operators, so yun muna tayo, doon muna tayo. So arithmetic operators, yun yung ginagamit natin sa math, yung plus, minus, divide, at multiply. Ano? Yun yung apat na basic. Tapos sa programming, merong tinatawag na modulus. Okay? So lima. Lima nga. Okay. Sa modulus, ang kinukuha niya yung remainder. Si divide, ang kinukuha niya ay yung quotient. Ano? So yun yung arithmetic operators. So yung assignment operator naman yung equals ano. So yung siya yung nag-a-assign ng value sa variable. Kaya kanina nung naglikha tayo ng variable na x may equals. So ibig sabihin noon, yung laman ni x ay equals to 10. So baliktad siya ano. Parang ang tawag dito ay ang convention na to ay right to left ano. So ang laman ng yung 10 ay pinasa natin kay x. Pero baliktad siya, right to left ang kanyang basa no. So ang laman ng 10 ay si x. Ang laman ng x ay si 10. Okay? At si 10 ay yung value ng x. Okay? Lagi na lang si x. Okay, addition. So, madali lang naman 'to. Arithmetic operator, kapag pinagsama natin si 1 plus 1, so yun yung laman, pwedeng maging laman ni x, ano? So pag-a-add. Pag-multiply, ayan, arithmetic operators. Ito yung sinasabi ko kanina. Addition, subtraction, multiplication. Kung ano yung ginagamit nating symbols sa labas sa paggagawa ng mga arithmetic formulas, hindi yung ginagamit dito. At meron pa dito yung tinatawag na exponentiation. Ano? Division, yung sinabi ko kanina, modulus, increment, at saka decrement. So mamaya natin to gagamitin. Next, merong assignment operators na tinatawag. So merong equals, merong plus equals, minus equals, times equals, pinagsasama-sama lang yung arithmetic dun sa operate ano, sa assignment operator yung equal ano. So parang pinaikli lang siya na yung x equals y ay katulad din nitong x equals y ano. O dito naman sa x plus equals y, ang ibig sabihin yung x, ang laman niya ay yung x plus y. So, pinaiksi lang siya. Kaya x plus equals y. So, medyo magulo. Pero sa ngayon, ang gamitin niyo muna yung assignment operators na mano-mano. Ano? So, hindi natin muna ito gagamitin. Next, string operators. So, sabi ko nga kanina, so hindi pa natin nadidiscuss yung data types. So, may tinatawag tayong string. So, yung operator para kay string ay yung plus. So hindi lang numbers ang ipina-plus kay sa programming ano. Pwede rin nating pag-plus-plusin yung mga strings. Okay? So yung mga ang yung strings, yun siya yung mga words ano. Data type siya, ang laman niya ay it's either words or numbers, pero ang kanyang data type pa din ay string ano. So ang string ay ginagamitan ng double quotation o kaya na single quotation minsan. So, next.
So meron naman tayong tinatawag na comparison operators. So meron tayong tinatawag na yung equal to, equal value and equal type, tapos not equal value, meron tayong greater than, less than. So greater than or equal to, less than or equal to, and ternary operator, ano? So yun yung tinatawag na comparison operators. Kapag ino-compare natin yung data sa another data. Kung halimbawa, si 10 ba ay mas malaki kay 8? So kung true, anong mangyayari? So sa programming, madalas siyang ginagamit. At meron din naman tayong tinatawag na logical operators. Yung logical operators, ito yung nagsasabi kung ang isang bagay ba ay true or false. At tulad nga sabi ko sa inyo kanina, ang machine language ay meron lang dalawang naiintindihan, ano, yung true or false. Yan. Yung logical and at yung logical or at logical not. So ito bang si 10 ba at 8? At si 10 ba ay mas malaki kay 8? At saka si 8 ba ay mas maliit kay 10? So yun yung ginagamit na and, ano? So logical or naman, pag nag-true yun, ibig sabihin, pag sa logical end, pag nag-true, parehas, ibig sabihin true. Sa logical or, pag nag-true ang isa, ay true na siya. Sa logical not naman, binabaliktad lang natin yung kanyang magiging output. Ano? Next tayo, data types. Hanapin natin data types dito. Marami na tayong ano. Next. Admit natin. Okay, may data types tayong tinatawag. Sabi ko nga kanina, data types, kahit sa programming language, meron yan. Merong number o yung integer na tinatawag natin, yung int. Meron din namang string. Merong boolean na ang laman niya ay true or false lang. Meron din namang object. So yung object ay katulad din naman ng nakikita nating object sa tunay na buhay. So kung ano yung nakita mo, halimbawa may sapatos, object yon. So ganun din naman kay JavaScript. Pwede nating siyang i-declare sa loob ng statement. Halimbawa yung first name, ang laman niya ay si John. Last name naman, laman niya ay si Doe. So ito ay isang object na ano. So pinagsama-sama siya sa isang lagayan. Sa ibang ano, nilalagay siya sa array ang tawag. Okay. So in programming, data types is an important concept. Sabi ko nga kanina, lahat ng nilagay ko dito sa outline na to, yan yung pinakamahalaga na maintindihan natin sa programming. So in data types, merong integer, merong string, merong boolean, at mas marami pang iba, ano? Merong float, double, sari-sari. So, yung pinakaib lang ng mga yan ay kung paano natin i-access yung data na yon at kung paano natin siya i-output. So, pag string, ito yung nakikita natin sa labas. Lahat na nakikita natin dito sa ating interface ay mga string yan. Ano? Lahat ng words na nakikita natin ay string. Okay. Yan, sabi ko kanina, yung data types ay dynamic sa JavaScript. So, hindi siya katulad ng ibang programming language na kapag nag-declare ka ng variable, kailangan mong i-declare yung kanyang data type. Dito kay JavaScript, kung ano yung ilagay mong value sa kanya, automatic na niyang malalaman kung ano yung data types ng variable na yon. So, kung nilagyan mo ng 5 si x, ibig sabihin siya ay integer. Integer ang laman ni x. Kapag ka pinalitan mo siya dahil ang dito ang ginamit niya ay let, ibig sabihin pwedeng palitan yung x ng laman. So dito nilagay niya nung una ay number or integer, tapos nung sa baba ng code ay nilagay niya ng pangalan na diyan, ng string. Ngayon, napaka-dynamic niya kasi pwede mo siyang palit-palitan. Tapos yung data types niya ay pwede mo rin palit-palitan, depende na sa iyo. So hindi mo na kailangang i-convert pa siya ng gamit ang mga methods, ano. So siya ay napaka-dynamic. Hindi siya katulad ng ibang programming language na kailangan mo pa siyang i-convert bago mo magamit.
strings, numbers, na-discuss ko na, booleans. Sabi ko kanina, ang boolean meron lang dalawang value, true or false. Arrays. So kanina, yung objects, na-discuss ko kanina yung objects. So arrays naman, ang laman naman ng array ay sama-sama ng mga strings or sama-sama ng mga numbers. Ano? Okay. Okay, na-discuss na natin halos yung mga mahalagang bagay. Next, functions naman tayo. Okay. Mapahaba na tayo. Functions. So sabi ko kanina, ang functions ay parang isa siyang paragraph. Ano? Sama-sama siya ng mga statement. Siya ay block of code designed to perform a particular task. So halimbawa, gagawa ko ng function na gusto ko ay mabuhay ang ilaw, turn on light, ano? So gagawa ko doon ng mga statements para mabuhay ko yung ilaw. Kasi pwedeng mangyari 'yon kay JavaScript. So mamaya titingnan natin 'yan, ano? Napakadali lang intindihin actually nito kasi kung paano natin nakikita yung nasa ating nasa physical world, eh, hindi naman yung ina-apply natin sa virtual world, ano? Katulad nito, kung paano tayo nagwe-webinar sa labas, ganun din tayo dito nagwe-webinar, hindi ko nga lang kayo napapakinggan, at least nag-interact kayo. So ganun din naman dito, kung paano natin tinitingnan yung mga bagay sa labas, ganun din naman natin siya i-code. So halimbawa, gusto kong mag-add ng dalawang numbers, so gagawa lang ako ng function na sum, ano? Okay? Para yung dalawang statement ay mapagsama-sama ko. Okay? So yung function, gumagawa tayo ng function sa JavaScript gamit yung dalawang parenthesis. Ano? Yung close and open parenthesis. So si function, ang mahalaga lang na matutunan natin kay function, kahit ano pang programming language yan, ay yung kanyang, kung paano siya kinoconstruct. Ano? So halos pare-parehas naman to. Kapag nag-declare ka ng function, magkakaiba lang yung keywords, pero yung conventions ng paggagawa ng function ay parehas lang. So may laging may close and open parenthesis, yan ang karaniwan. So sa iba wala na itong close and open bracket, pero kay JavaScript merong close and open brackets palagi kapag gumawa ka ng function. Ibig sabihin, lahat ng nasa loob ng close and open na brackets, yun yung mai-execute niya na code kapag tinawag mo yung function na to. Okay? So sa function naman, sa lahat ng programming languages, ay pwede mong lagyan ng parameters. So pwede mong damihan ng parameters, kahit ilang parameters yan. So si parameters, siya yung mga bagay na hinihingi ng function na yon. Halimbawa, gusto kong hingin yung sum o yung unstable. Okay, naririnig pa ba ako? Unstable lang ang internet. Type function nga sa ating ano? Hello. Type function nga po sa ating chat box. Type function po sa ating chat box kung naririnig pa ako. Ayan, bumalik na ang aking sounds. Ayan, okay. Ayan. Thank you sa mga nag-ano. Yan. So sa lahat ng programming languages, ang pinakamahalaga ay matitunan natin kung paano i-declare yung function. Ano. At si function, pwede natin lagyan ng mga parameters. Sabi ko nga kanina kung paano tayo, kung paano natin nakikita yung nasa labas nating, nasa outside world, yung nakikita natin sa physical world. Ganun din naman tayo gagawa sa ating virtual world. Ano? Okay? Okay, tapos na tayo sa functions. Bilisan na natin. Objects. Ayan. Sabi ko nga kanina, ang objects ay
Ikukumpara din natin sa tunay na buhay. Ano? Sa tunay na buhay, yung car is an object. Lahat na nakikita natin ay mga object. So, ganun din naman sa programming kay JavaScript. A car has properties like weight and color and methods like start and stop. So, kapag gumawa tayo ng program na car o gumawa tayo ng object na car, yung car na yon ay meron siyang mga properties. So, meron siyang weight, may color. At ang methods naman ng car na yon ay pwede siya mag-start, pwede siya mag-drive, mag-brake, at mag-stop. Ano? So, ganun din naman kay JavaScript. Pag gumawa tayo ng objects, meron siyang properties, meron din siyang methods. Okay. So, mamaya titingnan natin sa sa actual coding kung paano natin gagamitin itong mga to. Next. Events. Ayan. Ito na ang pinakamahalaga. Okay. Events tayo. Events. Medyo naglalag na yung PC. Okay. So, yung events... sa JavaScript, sabi ko kanina, more on ginagamit kasi siya sa web development. So, yung HTML events are things that happen to HTML elements. Ano? Kasamahan kasi ni JavaScript talaga sa HTML at saka si... magkasama sila, sa HTML at sa JavaScript. Kasi si JavaScript ay ginawa nung una talaga para kay web, para magkaroon ng interaction sa website, Pero ngayon, ang JavaScript, napakalawak na. Pwede mo siyang gamitin kay Android, pwede mo siyang gamitin kay IoT. Okay? Okay. HTML events can be something that the browser does or something a user does. So, meron tayong tinatawag na event-driven programming. So, lahat ng ginagawa natin sa loob ng virtual world. Halimbawa, nag-click tayo ng mouse, nag-hover tayo ng mouse sa isang object sa loob ng ating browser, nag-double click tayo, nag-click or nag-switch tayo ng tab. Kaya ito guys meron kasing halimbawa meron kasi akong ginawa before na electronic examination system. Kapag ka nag-switch ka ng tabs, makikita ko na nag-switch ka ng tabs. Kaya hindi ka pwedeng mag-search kay Google sa tanong doon sa Google Classroom. So pwede 'yon, pwede mangyari 'yon. So yun ay isang example ng event. Nag-switch ako ng tab, anong gusto kong mangyari? So gusto ko i-save ko yung event na 'yon sa database and then makita ko kung anong oras mo yung ginawa. Okay? So lahat ng nangyayari, lahat ng ginagawa mo dito sa virtual world ay isang example ng event. Kung nag-click ka or nag-reload or nag-open ka ng isang bagay, yun ay isang example ng event. O kaya nag-type ka ng email or ng password. So, pwede kong kunin yung laman ng keyboard mo kapag nag-input ka ng kahit ano dun sa isang input box. So, yun. Event yun. Example siya ng mga events. Nag-type, nag-click, kahit anong ginawa mo, yun ay isang example ng event. Tapos, itong mahalaga kay JavaScript. Kapag may nangyari na event, something na nangyari, pwede kang gumawa ng certain na action. Halimbawa, nag-click ka ng button, pwede mong palitan yung background. So yun, nagiging dynamic yung web page dahil kay JavaScript. Okay? So yun ay pagdating kay website. Kahit di naman kahit sa anong platform naman siya gamitin, si JavaScript, yung events ay mahalaga pa rin. Kasi doon ka babase sa kung anong gusto mong mangyari. Sabi ko nga kanina, always think about the output. So kung ano yung output na gusto mong mangyari kapag ka-clinic ko to, itong login, ibig sabihin magla-login ako, di ba? So yung anong mangyayari kapag clinic ko yung login. So may mangyayari, pag-click si user, or mag-o-order. Di ba kanina sa restaurant scenario, sabi ko kanina, pag nag-order ako, anong mangyayari?
So, ililista ko yung order mo at ipapadala ko doon sa likod, sa kusina, para malaman nila kung ano yung in-order mo. So, kung ano yung nangyayari nga sa outside world, sa physical world, yun din yung gagawin natin sa virtual world. Okay. So, kung may events na nangyayari sa labas, may events din na nangyayari dito sa loob ng virtual world. Okay? Next. Events. No, next and last ay comments. Okay, comments. Hanapin natin si comments. Comments. So, parang wala. Comments. Ayan, nakita ko na. Yun. So, yung comments, ito naman yung pagdating sa programming. Ito yung statement na hindi binabasa ni computer. So, ibig sabihin, kapag naglagay ako dito ng comment sa taas ng aking code, ibig sabihin, hindi siya isasama ni computer para mag-execute. Ano? So, yung comments lang naman ay ginagamit na convention ng mga programmer para maintindihan nila yung ginawa nila. So, kasi hindi lahat ng panahon ay nasa mood ka para mag-debug. Ano? Kaya minsan, kailangan mo yung comments para maintindihan mo yung ginawa mo sarili mong code. Kasi minsan talaga, sa sobrang dami na ng codes, thousands of lines na siya, hindi mo maintindihan minsan kung nasaan na yung function na ginawa ko nauna. Kasi sa sobrang haba na, no, kung makikita nyo minsan yung mga movies na sobrang haba ng mga linyas ng code. So ganun, nangyayari yun, tunay yun. Sobrang dami, sobrang gulo na hindi mo na maintindihan minsan, lalo na kung hindi ka na nagpe-framework. Kahit nga minsan framework, medyo magulo pa din. Sobrang haba na ng mga lines of code. Ano? And anyways, itong comments naman ay para lang malaman ko kung ano yung nangyayari dito sa certain na statement ano or function. Halimbawa, ito. Itong statement na to ay para lang mapalitan yung heading. Tapos ito naman, gusto ko mapalitan yung paragraph. So, ginagamit lang yung comments na convention para maintindihan ko bilang programmer kung ano talaga yung ginawa ko dito na hindi maapektuhan yung aking code, yung aking statement. Ano? Kasi hindi naman binabasa ni computer lahat ng nasa loob ng comments. So, meron tayong tinatawag na single line comments at meron naman tayong tinatawag na multi-line comments. So, sa single line comments, dalawang slash. At meron namang sa multi-line comments naman, gumagamit lang tayo ng slash at asterisk, tapos asterisk, slash. Okay? So, yun yung multi-line. Kasi si computer, si JavaScript, actually, ang binabasa niya ang code sa from top to bottom. Ano. So, kung ano yung nauna na in-execute na statement, siya yung unang babasahin. Ano. So, top to bottom siya. So, kung ano yung naunang statement, yun yung uunahin niya bago pa yun ang mga nasa baba. So, naidagdag ko lang yun. Okay. Tapos na tayo sa ating topic outline. So, yun lang naman yung pinakamahalaga ng mga topics pagdating sa JavaScript. Ano? Kaya, pinaiksi ko lang ito. So, kahit sa ang programming languages kasi, makikita natin itong mga to. So, next tayo. Nasa na yung ating PowerPoint. May break po ba tayo? Ayan, jQuery. So, bago tayo mag-start kay jQuery, Benedict, may prepare ba kayo na, ano? Tanya po yung dala na. Yes, ano yun, Chad? May session break ba tayo? Pwede naman siguro tayo mag-break ng konti, mga kahit 5 minutes or 10 minutes para mga okay. Pag-bathroom break yung iba. Okay. Sige. Mga siguro, ma'am, na. Okay. Mag-break muna ba tayo ngayon or break ka muna? Oo. Muna ipamerenda muna iba kung maghahan ng okay. Konti. Okay. Inuman nyo muna yung kape nyo ha. Wait lang ha. Babalik ako. Okay, so mag-back tayo after 5 minutes siguro.
mga 10 ulit, 5 minutes break lang tayo para maaga tayo matapos din, no? Sa mga participants natin. Okay, sa mga participants natin, thank you sa pag-attend. And di pa naman tayo tapos, magbe-break lang tayo. So sa sparse sa nileson ni speaker natin, may natutunan na ba kayo na konti? Kahit konti lang, or sana may mga bahagi kayo sa mga classmate nyo din or sa mga kapwa nyo estudyante tungkol dito sa JavaScript and jQuery. So ito next natin may jQuery. Break mga tayong konti lang, mga 10 or 10:03, break na ulit tayo. Okay, habang nasa break muna tayo, punta muna tayo sa palaro natin dito sa ano na to, sa webinar na to. So, may cash prize to sa GCash, sponsored ng team namin. Para naman magising-gising kayo, di ba? So, mga palarong konti. Hanapin muna natin yung PowerPoint natin tungkol doon. Wait lang. Okay, punta muna tayo sa webinar game. Palaro muna tayo tungkol sa lesson natin ngayon. So, tungkol sa JavaScript. So, maglalabas muna tayo ng konting icebreaker about by John RB De Leon. So, RB, nandiyan ka pa ba? Okay, tayo lang natin. Okay, malinaw naman sa'yo yung ating presentation. Narinig ako, Benedict. Ah, okay naman. Ah, sige. Proceed na po tayo. Nakikita mo na yung ating PowerPoint? Oo. Okay. Ah, sige. Okay. So, konting icebreaker muna tayo. So, sa mga sasagot,
Meron po tayong how much nga yun, RB? 50 per question ba? Opo. Ibibigay po tayo 50 per question by GCash. So sa mga mananalo, wait lang up. Nasaan ba iba nating member? So wait lang. Basta pag nagpalaro kami, pag naglagay ako ng meron lang tayong allotted siguro 15 or 30 seconds para malaman natin kung sino manalo, e-end natin yung game, no? Lalagyan ko na lang ng guhit. Tapos kung sinong una at tamang spelling ng isasagot ay makaka-receive ng 50 pesos worth of load via GCash or via load na lang kung anong SIM yung ginagamit. Para may magamit kayo ngayon sa study nyo. So, okay, nagsimula natin. Ready ka na, RB? Okay, sige. Next ko na. So, start. Wait lang, mag-stopwatch tayo para tayo mayroong ano. Meron tayong timer. Lang nandiyan po pa kayo. Type 1 nga kung nandiyan. Ay, type 1 muna pala para malaman kung marami pang makakasali. Baka naman kakaunti na yung mga makasali dito. So, limang laro lang to. Pag nasagot nyo lahat, di ba? Sayang din yun. Okay. So, ayan, mukhang marami pa naman sila. Simulan na natin to para marami makareceive nung ano natin. Kahit ilan lang questions to para magising-gising naman yung iba, di ba? Akantok din makinig, no? Sobrang dami. Pero worth it yan, guys. Para sa inyo din naman yan. Para sa atin din yan, no? Okay, start na natin to. Okay. Jumbled letters. Kung sino unang makakasagot, 30 seconds lang. Start now. Pakisabi naman kung ano to ngayon. An object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browser. So, ano kaya to? Kung hindi ko to alam ah. Tapijwark? Hindi ko naman itindihan. So, last 5 seconds. Okay, and buti natin kung sino yung nauna. At yung mga RB, nakikita ko ba kung sino yung nauna dito? Wait. Nakita ko na po yung naunang sumagot ng tama. Yung si Kimberly Edlin. Kimberly Edlin? Congrats! Parang mali. Oo nga, Kimberly Edlin. So, okay, Kimberly Edlin. Pakilista naman, RB, kung sino yung mga nanalo para mamaya. Tsaka number, pakisend na rin, Kimberly Edlin, sa balak mong palodan or pasend na lang sa GCash. Pakilagay na lang name, number, and kung via GCash or ano na lang, kung sa SIM mo na lang. No? So, congrats. Next tayo. Next is, tama ito, JavaScript, tama kaya, thank you sa sumagot. Ready na ba? Okay, ito na, next. Ano ba ito? Next. Nixa. Okay, last 5 seconds. RB, sino yung panalo natin? Tingnan mo nga. Okay na. Time's up. Ang una pong nakasagot ng tama ay si Ivan Braille Cosa. Okay, paki-message din ulit ang full name, number, or kung via GCash ang iyong receive, no? Message siya lang dito para mailista ng ating mga members kung ano ang
number mo, no? Congrats. Wait, wala. Okay, syntax, tama. Bilis nyo ah. Parang gising na gising kayo pag may laro ah. Diba? Nakagising pala to. Mga icebreaker na ganito. Okay, next tayo. Okay, mga 15 seconds na lang. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. RB, sinong nauna ulit? Pakilista ulit. Ay, kita mo ba? Yan na naman yung nakatama sa... Sino? Na. Si... Padaya yun, bawal yun. Sino? Sino? Naglalag daw. O sige, okay na yung dalawang panalo nyo, isang yun. Bawal na ulit kasi kawawa naman yung iba, kakaunti lang. O, di ba? Ang bilis daw eh. Ang bilis daw magsagot ng naka-laptop eh. Okay. So, pasok tayo. Third question para sa lesson sa icebreaker na to. So, ayos na yung kay, ano? Ivan Ibal Brail ba yun? So, congrats. Wait lang, add mo natin itong mga bago sasali. Para naman sa ano. Okay, next. 3, 2, 1. Okay, sino yan? Si Steven. This occur when the user or the browser manipulates a page. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, RB. Para sumagot ng event ang nanalo. Dahil parang nagmamadali ata yung unang sumagot. Nagkamali na. Ano na isagot? Wait nga, chicken ko. Isel, tatlong hari. Pwede mong i-message si Benedict para dun sa prize. Thank you. Oh, kaya ilista nyo para i-message natin maya. No? Wow, madali ka rin, no? Gigil ka na ata. One. Hindi ka pa kumakain. Sabi sa'yo, break muna eh. Sila rin, yung tuloy, nanalo yung K-Cell. So, siya naka-receive ng ating 50 pesos. Okay? Pangilan na to, ano? Pangilan na to, RB? Para naman pag bumalik si Chad eh, okay na. Last na yung sunod dyan. Okay, last na to sa lahat ng mga sasali. Galingan nyo. Sa mga hindi pa na ano, 50 pesos din to na worth of load or buy GCash na lang para naman may pang-email kayo kaya pang-chat kay Crush sa Valentine's, diba? Sa lahat ng mga date, shoutout dyan. Okay, tama. Events. So, next. Ito. Oh, a block of code designed to perform a particular task. No fancies.
Sino kaya ang nanalo dito? So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, sino nanalo? Functions. Sumagot. Si Maria Christine Karin Adaw. Okay. Pwede i-click para dun sa prize mo. Okay, salamat sa konting pagiging active dito. So, malay nyo, meron pa mamaya, di ba? Surprise na yun kung meron pa, di ba? Kung meron pa kami mga palaro mamaya. So, at least, habang nakikinig kayo, nag-enjoy kayo, na-excite kayo kung meron pa mamaya, di ba? So, end na. So, mamaya balik na tayo kay Chad. Intayin-tayin lahat yung konti. Kung kamusta na siya. Kung nakapagkapit na ba siya, no? So sa mga nanalo, paki-message na lang siguro mga members ko, sila. And hingin nyo naman yung number niya and name or kung saan via GCash ba or send ko na lang sa SIM nila para ako nang bahala sa kanila. No? Pasikaso na lang sa ibang member. Thank you. So okay, balik na tayo kay sa speaker natin, si Chad Hamilla. Siguro naman, nakapag-break na siya. 10 minutes na din, mahigit. Napin lang natin ulit yung kanyang PowerPoint. Okay, dito. Balik na ulit tayo sa jQuery and Tropical Outline. Chad, paging Chad Hamilla, okay ka na ba? Pwede ka na ulit mag-talk? Hello, nandito na ba? Okay na, okay na. Okay, success okay. Ba ang iyong pagiging pagmemerenda? Minum lang ang tubig. Okay, salamat Chad. Babalik ko na ulit sa iyo tong present. Sana nakapagkape na yung mga naglaro, no? Kasi may sineset up ako para makita natin yung IoT mamaya. Okay. So, jQuery, topic outline. Nako, apat lang to. Pinaklik ko lang tong jQuery kasi actually itong jQuery is library lang ito ng JavaScript. Ano? Okay. Ang nakalagay dyan ay syntax, events, ajax, get and post methods. Okay. I-share screen ko lang ulit yung aking. Okay. Ayan, nakikita na ulit. Okay, kita na po ba? Yes, Chad. Okay na. Okay. So, dito sa W3 Schools, punta lang ulit tayo sa tutorials bago hanapin natin si jQuery. Yun, magkasunod lang yung JavaScript at saka jQuery. Ano? So, si jQuery, sabi ko nga kanina, ay isang library lang ng JavaScript. So, nung wala pa si React, si Angular, ay nauna si jQuery. Ano? Nandito na si jQuery. So ito kasing React, bago lang ito eh. So yun, aralin natin ngayon yung kanyang syntax, events, ajax, at get and post methods. So ano ba yung mga yon? So jQuery is a JavaScript library, simplifies JavaScript programming, and is easy to learn. So kung madali yung JavaScript, ay madali din daw si jQuery. So yan. Sabi dito, ay syntax. Hanapin natin syntax. So, katulad din kanina ni JavaScript, si jQuery ay may sarili na ding syntax. Ano? Kung paano tayo nagagawa ng mga statements. Ano? So, yung jQuery syntax is tailor-made. Ano? For selecting HTML elements.
and performing some action on the elements. So yun talaga yung pinakang ano niya eh, pinakang ang tawag dito, pinakang purpose niya no, para magkaroon ng mas maganda, mas madaling interaction with the elements ng isang HTML ano. Yung HTML CSS actually hindi siya programming language, pero markup language siya para ma-design natin ng ma-design natin yung ano no, yung website ano. Para magkaroon ng graphical user interface yung website natin. So na-discuss ko kanina yung GUI ano. So ito namang jQuery, ginagamit natin to para mas madali kong makuha or ma-select yung HTML elements. So ano ba yung mga yon katulad ng text ano, ng mga heading, ng mga paragraph, ng mga buttons o yung mismong background, yung mismong body. So mamaya titingnan natin kung paano to gagamitin. So yung syntax niya napakadali lang, para siyang PHP. Nagsisimula siya sa dollar sign, tapos ano ba yung object na hinihingi? So, sabi ko nga kanina may object tayo sa JavaScript. So ano ba yung object na sineselect natin or yung element? Kung yan ba ay paragraph o yung ID ng... Kasi sa JavaScript, meron tayo... Pag ginamit natin si JavaScript sa website development, para ma-select natin yung, o yung isang object o yung isang HTML element, kailangan natin tawagin yung method na document.getElementById by class. Yun yung ginagamit. Ano? Or by name. Basta laging may word na document.getElementById by class or by name. So dito naman pinaiksi. Pinaiksi ni jQuery yung word na yon. Ang nilagay niya dollar sign bago open close and open parenthesis yung object, pangalan ng element, dot ano yung method na gusto mong gamitin kay jQuery. Pwedeng dot hide or dot show or kung ano mang gusto mong gawin na method ano, kasi maraming method si jQuery. So dito din ginagamit yung mga events, dito rin nilalagay. Or mamaya hanapin natin yung isa pang convention. May isa pa akong ginagamit na convention dito eh. Ayun, so laging nagsisimula mag-focus muna tayo sa website development no. So mamaya ko iaano yung sa Android app development, kasi ang gagamitin natin doon mamaya ay yung Node.js. So saglit na saglit lang naman yun kung ituturo sa inyo. Tapos doon sa IoT ano. So ni-ready ko na yung ating device dito. jQuery, kailangan pag sa website laging magsisimula siya sa document.ready. Tapos yung function ano. Laging may function. Kapag tapos ng method ay may sunod pang function ano. So parang sunod-sunod na mga function ito. Kasi yung .ready pagkatapos noon, kahit ano pang events or kahit ano pang method, lagi siyang may function na gusto mangyari. Or yung event handler ang tawag. Ano? So yun yung parameters niya. Ang parameters ng sunod pagkatapos ng method ay yung ano, yung event handler na tinatawag. So ano ba yung mangyayari kapag ka ginamit ko tong method na to? Okay? So may sunod na method ulit. Tapos bakit laging document.ready? Kasi sa website, bago mag-load lahat, mag-load muna lahat ng laman ni website bago mo gamitin yung mga bago mo mapagana yung jQuery. Kasi halimbawa nag-start ka, mag-click ka ng button pero hindi pa naman naglo-load yung website. So hindi niya yun mababasa. Kailangan magsimula ka muna. Kailangan mo nang mag start or mag-load yung buong document bago ka makagamit, bago mo gamitin or bago mag-load si JavaScript o si jQuery. Okay. Next, syntax. So yun yung syntax ano, laging may dollar function, dollar tapos yung function and tapos yung kanyang object ano, dollar object tapos method tapos function or event handler. Sunod ay events. So ano ba yung mga events? Sabi ko kanina, mayroong mga click, nagki-click ng mouse, nag-hover, nagda-double click or nagta-type ng text. So yun yung mga events ano na ginagawa ni user. So kapag clinic ko ba si paragraph or clinic ko si button, ano mangyayari? So yun yung kahalagahan ng events pagdating dito sa website development ano.
Okay. So yan, mamaya gagamitin natin yung mga events na yan. Ginawa niya dito, dot mouse down. Mouse leave, mouse enter, double click, dot click. Ano? Mamaya gagamitin natin yung mga simpleng events na yan. Ano? Tapos, events, Ajax. Ayan. Ito yung isa din sa kagandahan ng JavaScript. Ano? Kasi, hindi... Kanina, diniscuss ko sa inyo yung client side at server side. Hindi ko naman ipapakita sa inyo yung server side programming. Doon lang tayo sa ano, doon lang tayo sa IoT gagamitin nitong Ajax na to, ano. Titingnan natin kung paano natin gagamitin yan mamaya. So, yung Ajax is the art of exchanging data with a server and updating parts of a web page without reloading the whole page. So, kung nakikita niyo sa Messenger niyo, Although naka sabi ko kanina ang Facebook kasi is made with React.js, so meron pa ring Ajax na nangyayari, pero yung kanyang coding method ay hindi nakatulad ng nasa Ajax, ano, hindi nakatulad ng syntax na to. Although meron pa ring nangyayari doon na Ajax, na ibig sabihin ay asynchronous JavaScript and XML. So, kaya nakikita nyo minsan sa Messenger na, so ito ha, ito real life. Kaya nyo nakikita minsan sa Messenger na may typing, ano? Typing, minsan nakikita nyo yung pag nagre-reply si Crush, sabi niya, typing, ano? Someone is typing, ganon. Someone is typing a comment o kaya sa message ay typing, ano? Or nakikita nyo kung online or kung nag-offline na siya or active 32 minutes ago. So, yun. Lahat 'yon ay nagiging real-time data dahil kay Ajax. Dahil merong Ajax, ano, may asynchronous JavaScript and XML na nangyayari. In short, loading data in the background and display on the web page without reloading the whole page. So hindi mo na kailangan i-reload ng i-reload, mag-reload ng mag-reload ng website para makita mo yung data. So gumagamit na lang ng Ajax para ma-display yung data ng real-time, ano. So maraming paraan para mag-execute ng Ajax. Pero i-discuss ko sa inyo mamaya yung pinakasimpleng method gamit si jQuery, ano. So example of application na gumagamit ng Ajax, yan, Gmail, Google Maps, YouTube, Facebook tabs. Although itong YouTube at Facebook, nagkaroon na sila ng sarili nilang convention pagdating sa paggagawa o pag di-display ng data, no. So sabi ko na kanina, next, get and post methods. Ayan, kasi ang mahalaga dito ay yung maintindihan natin yung get post methods ng HTTP, ano. Si get method ay nagre-request ng data sa isang resource, isang server. Si post naman ay nagsasubmit ng data para ma-process ni server. So, itong get and post method na to, intindihin natin ulit ito sa pinakamadaling paraan. Yung sinabi ko sa inyo kanina, yung restaurant scenario. So, si get, parang hiningi ko lang yung isang data sa server. Halimbawa ay patingin ako nitong burger steak. Yun lang, ano. Pagdating naman kay post method, meron akong personal information na gusto kong ipadagdag. Halimbawa, nag-order ako, pero gusto ko walang cheese. Okay? Nag-order ako sa isang restaurant, tapos gusto ko walang cheese. O gusto ko walang gulay. Ano? Walang gulay yung burger. Marami kasing tao ayaw ng gulay sa burger. Eh. So yun, yun yung post method. Ano? Si get, umorder lang ako, wala akong ibinigay na data. Or wala akong gustong mangyari. Basta kung ano yung nandyan, yun na. Si post method naman, umorder ako pero may gusto akong gawin or may gusto akong mangyari sa doon sa in-order ko, ano. So gusto ko walang cheese, walang ganito. So ganun din naman si get method, nagre-request lang siya, si post method nagsasubmit siya ng data. Okay? So yung server side, siya na yung bahala doon. Siya na yung bahalang gumawa. Kung nag-get ako, di ibibigay lang ni server ko ano yung hiningi ko. Tapos si post method naman, kung may binigay akong data, siya yung bahalang mag-process ng data. So same din with login, with passwords na nakikita natin sa mga websites. Ano? Kahit sa Facebook or kahit saan, ano pang ginagamit nyo? Kahit sa Zoom.
Oh, so meron diyang ano, meron diyang Zoom ID, meeting ID tsaka password ano. So yun, nilagay lang natin yung keyword natin na ibinigay sa atin through message at bahala na si server ang mag-process ng data kung totoo yung data na binigay mo. So kung totoo yun, ibig sabihin, pwede kang pumasok, pwede kang mag-join. Okay? Yun yung nangyayari in the background nitong ating mga system, ng ating mga websites. Ano? Yun yung nasa likod ng nangyayari dito sa ating mga website na ginagamit, ng mga system. Okay. So yun lang. Yun lang ang pinakamahalaga. End na natin itong mga discussion na to. Punta na tayo dun sa actual live code, actual coding. Pwede ba nating next dyan? Ano? Paki-next na nga, ano? Benedict? Ayan. Okay, sabi ko nga kanina, ang kailangan nyo lang ay notepad tsaka browser. And now, join me on our live coding session. Okay. Mag-share screen ako ng ato. Okay. Sabi ko nga kanina, mas madaling aralin ang programming by practice ano at saka by actual ano. Hindi siya laging dun sa mga theories. Kasi mas madali siyang aralin kapag ka nakikita. Okay? So sabi ko diyan kanina, gagamitin natin si JavaScript sa web development, sa mobile app development at saka sa IoT projects. Okay? So, ready na ba kayo? Pwede bang paki-chat na ng word na code? Okay? Yan, yan. Nagang ready na. So, magko-code tayo. Yan na talaga ang tunay na buhay. Kasama sa program natin yung live coding. Ano? And start. So, unahin natin yung web development. So, gagamit tayo ng basic HTML at saka CSS or Bootstrap para i-design yung ating simpleng website. Ano? So, pwede bang share screen na buo na lang? Wait lang. Share ko na lang yung buo. Okay. So, kung ano yung nasa screen ko, yun yung nakikita nyo, no? Okay. Yun, lumabas na ang mga code. Actually, ito ay niready ko na, pero pwede nating ulitin, ano? Okay, okay. Ayan, wala nang laman. Medyo naglalag tayo. So, meron tayong 30 minutes para gawin ito lahat. Wait lang. Naglalag. Okay, start tayo. Guys, ganito. Sa live coding session natin, iisa-isahin kong ipaliwanag kahit paano yung ginagawa natin sa website development. Ano? So, ang gamit ko ngayon ay Atom na text editor. So, maganda siyang gamitin. Katulad din siya ng mga Visual Studio Code. Meron siyang IntelliSense. So, hindi ko siya pinapromote pero kayo nang bahala sa preference ninyo. Ano? So, ito lang ang ginagamit ko kasi mas madali siya para sa akin pagdating sa website development. Okay?
tinype mo HTML na word, automatic na mag-generate yung laman ng isang HTML element, HTML body ano. So meron na dito ng title, lagay na lang natin simple login system. Okay? So yun ang gagawin natin. Yun ang nang nasa presentation natin ano. Nakikita niyo pa yung ating presentation. So gagawa tayo ng simpleng login system na huwag na natin lagyan ng design, okay? Para hindi na tayo mahirapan. Okay, ito lang na. Stable. Kita pa rin ba yung aking system, ano? Kita ba malalaki ba yung ano? Malalaki ba yung hello po? Malalaki ba yung screen? Malaki ba yung nasa screen? Ayan, okay. So, kita daw nila. Okay, dito tayo. So, saan ba nilalagay si JavaScript? Ang JavaScript ay nilalagay lagi sa loob ng body. So, lahat ng gagawin nating script sa website ay nasa loob ng body. So, yan. Sabi dito kanina, gagamit tayo ng jQuery, which is dinownload ko na lang yung jQuery, kaya ito ay isasama natin dito sa script. So, lahat ng script ay nasa loob ng body. Source, lagyan natin lang yung source nito. jQuery.js. So, magagamit na natin ngayon si jQuery. So, ida-download nyo lang si jQuery. Galing siya sa... Pwede nyo gamitin yung kanya CDN or pwede nyo gamitin yung mismong downloaded na ano. So, dito siya sa intro. Balikan nyo lang si W3 Schools at magagamit nyo na yung makikita nyo yung kanyang CDN. Or yung kanyang ayan, sa jQuery.com. Makikita nyo na yung kanyang CDN o kaya pwede nyo siyang i-download katulad ng ginawa ko dito. So, pag downloaded, ibig sabihin, hindi ko kailangan ng internet para gamitin siya. No? So, yung jQuery kasi ay library kaya dinadownload siya. Si JavaScript naman, ay built-in na siya, no? So, kanina, sabi ko kanina, gagawa tayo ng simpleng login system. So, sa HTML, meron tayong forms. Pwede tayong gumawa ng form. Tapos, tanggalin na natin itong action. Ayan. Sa loob ng form, meron tayong input na text. Lagyan natin ng placeholder. Halimbawa ay email. Tapos meron naman tayong input na password. Ano? Pwede natin itong palitan. Password. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo convention kanina. No? Kapag mag-name tayo ng variable, kahit saan pang programming yan, ano? Kahit saan pang programming languages, magandang gamitin natin yung convention na gumagamit ng underscore o kaya ng dash. So sa akin, mas prefer ko yung underscore. Ano? TXT, sabihin nito ay text box, ganun, email. Ano? Tapos ito namang isa ay TXT password. So para ma-access ko sila, palitan ko lang tong name na to. Gawin ko lang ID. So si Java, si jQuery, pwede natin gamitin para i-access yung dalawang yan. So sabi ko kanina, document ready. Ano? Kailangan ready muna yung document. Ready. Tapos, ito yung isang convention na para madaling gamitin yung function. Ano? Magagawa ulit kayo ng dalawang close and open parenthesis, equals, tapos yung arrow, then close and open bracket, then try natin siyang i-access yung email. So gawa tayo ng variable. Ang pangalan ng ang email ko halimbawa ay chad. So isang string chad@gmail.com. Lagyan natin ng semicolon. So meron na tayong statement. Meron naman tayong gagawa ulit ng panibagong statement ng panibagong variable. Ang password ko halimbawa ay 123.
So huwag kayong gagawa ng ganyang password ha. Example lang yan. So i-check natin kung makikita natin itong ginawa natin. Sabi ko kanina, plan, code, execute, debug. So ang plan ko ay gagawa ako ng isang login system. So kinode ko na. Then execute natin. Tingnan natin sa browser kung makikita natin yung output. Ano? So yun, nakita ko yung email password. So anong kulang? Wala akong submit, wala akong button. Paano ko to isasubmit, no? So dapat may button din ako. So gagawa ako ng button. Submit. So lalagyan ko lang siya ng ID para ma-access ko yung kanyang object, ano? So ina-access natin yung mga object or yung HTML elements gamit yung kanilang ID or yung kanilang name. So in my case, gagawin ko siyang ID. So ito ay button, submit. Ngayon, gusto ko kapag nag-submit ako, pag clinic ko itong submit button, ay makikita ko kung ako ay nakalagin na o hindi. So wala tayong server-side na gagamitin, kundi purong JavaScript lang. Ano? Para lang may pakita ko sa inyo kung ano ba yung paano ba ginagamit or ginagawa or mismong syntax ng JavaScript in real world, ano? In my case, dito sa case na to, ginamit na natin yung JavaScript at the same time ay yung jQuery. So pinaglahok-lahok na natin, ano, para mas madali tayong makapag select ng date ng HTML element, gumamit tayo ng jQuery. Ngayon, gagamitin naman natin yung mga if statement ng JavaScript para i-verify kung nakalagay na tayo or hindi. So gagawa tayo dito ng panibagong elements, himbawa ay heading. So ito ay papangalan na natin na message. TL message. Okay? So mamaya, pag-click natin yung button, si BTN submit, ibig sabihin, ang gusto kong mangyari, pag-click ko to si BTN submit, ay may mangyayari, ano? So gagawa tayo ng function. At kapag clinic ko si submit, gusto ko ay ma-verify ko kung email at password ko ay totoong sa akin, ano? So if kunin muna natin yung value. So para makuha ko yung value ng email, kunin ko lang yung kanyang value. Ganun din naman sa password. So nakikita nyo guys ngayon, ano, yung statements na ginagawa natin gamit si JavaScript at si jQuery. So sinelect lang natin si txt email at saka si txt password gamit ang jQuery. Ano? Pero inilagay natin siya sa isang lagayan, sa variable. Okay. Ngayon, i-verify natin para malaman natin kung pag nag-login ako, pag nag-submit ako, ay malaman ko kung si email ba na in-input ni user ay parehas dun sa password na ay parehas dun sa password na nakalagay sa kanya, halimbawa sa database, ano? So if txt email is equals to, so gumamit tayo ng assignment operators, email, tapos yung boolean, yung logical operators na and, gumamit tayo ng logical operators na and, dapat si email at si password ay magmatch. Yung tinype ko na password ay magmatch dun sa nilagay kong password galing kay, halimbawa ay galing kay variable, ano? So in our case, dahil hindi tayo gagamit dito ng server-side programming. So check lang natin. Kapag ka daw sinubmit ko, ang mangyayari kasi dito, kapag sinubmit ko yung button, clinic ko yung submit button, i-verify ko kung si email ba na tinag ko ay parehas doon sa email na nakalagay. Yes? Hello po. Parang wala daw yung presentation. Ano daw po?
Kita pa ba yung aking presentation, bro? Parang mawala na tayo yung presentation, bro. Sabi yung... Ah, hindi daw. Hindi daw nawala, hindi daw nawala. Hindi daw nawala. Ah. Thank you. Okay, okay. Tita! Nung timing na naman, umalis na daw ulit. So kapag na-verify ko na kung si email ba ay parehas, maglalagay lang ako ng output. Si message ay papalitan ko ng laman na confirm. Okay? Kapag hindi naman, yun ang nangyari. Papalitan lang natin ng presentation mo. Error. Hindi pa nakikita yung aking ano, screen. Oh, wala daw, hindi nyo lang makita yung kinocode. Hindi mo lahat, sinula. Ah, sorry. Ano ba? Naka-share screen ako eh. Hindi daw makita yung kinocode mo, parang nagsimulaan daw sila. Nagtanong kasi ako kanina, akala ko nakikita na nila. Nakikita naman. Kahit easy parents, class. I-ano nyo, click nyo yung view option, tapos dun sa shared screen, i-click nyo yung kay Chad. Yun. Ayan, okay na po. Okay na po. Okay na daw. Ma'am, okay na daw po. Okay, so, yun. Okay. Ayun, tapos na tayo mag-code kasi napakadali lang naman ang ginawa natin. Ano? So, sa mga hindi nakikita, sorry. Hindi ko na uulitin kasi maubusan tayo ng oras. Kailangan na natin tapusin to. Okay. So nakita ko na, ano? Kailangan kong may verify kung si email at password ay parehas. Ano? So yun, error kasi wala naman akong tinype. Wala naman laman, ano? So kung ilalagay ko yung tamang credentials ko, nakikita ba yung buong screen ko? Nakikita pa po? Kahit yung browser, nakikita? Benedict, can you open mic para may kausap ako? Okay, yes, ma'am, pwede. Output lang. Okay, nakikita yung browser ko, no? Nakikita. Okay. So, mag-submit ako, try ko maglagay ng ibang email, tapos password. So, error, ano? So, kung ilalagay ko yung tamang credentials, katulad nito, na nilagay ko sa variable, pwede ko ipakita sa web page na ako ay confirm. So ibig sabihin, so yun ay isang simpleng example lang ng nangyayari sa ating sa ating mga website. So kapag naglalagin tayo ng email natin, ng password natin, so yun din yung almost exact din yung nangyayari with security nga lang. So hindi siya nakalagay sa ganitong variable kasi pwede niya yan view source, no? View page source, makikita ko na yan. Nandito yung aking password at email pala. Pinapakita ni programmer. So, hindi yan nakalagay dyan. Ano, nasa backend yan. So, pinakita ko lang sa inyo yung simple use ng JavaScript sa website in terms of website development. Okay. Next tayo. Proceed tayo sa sunod. Benedict, yung presentation natin. So, mobile app development naman. Sa mobile app development naman, pwede tayong gumamit ng Node.js. Siya ay JavaScript din ang kanyang pinanggalingan, pero siya isang framework or napin natin. Node.js, search nyo lang sa internet nyo, Node.js. Ayan. Para gumana kasi yung ating ng JavaScript outside ng ating web browser, kailangan natin si Node.js. Dahil si Node.js ay cross-platform na din, gumagana siya sa Android. So, i-install lang natin siya, i-download lang natin siya. So, si JavaScript, hindi siya dinadownload, si Node.js dinadownload. So, siya ay
environment, ano? Para magamit natin si JavaScript sa Android. So dito in our case, gagamit tayo ng CLI para gumawa ng bagong ano, ng bagong node, ng bagong Android app, ano? So in our case, punta lang tayo sa ating directory. Yan, sa mobile app development. So hanapin na, i-try natin kung naka-install na si Node.js. Node. Oops, masyado matagal. Ayan, so nandito na, naka-install na si Node.js ko, no? Si Node.js ay may version 14.15. So try naman natin kung naka-install na naman yung aking Android.js. So gagamitin kasi natin under ng Node.js si Android.js, ano? Ayan. Ayan. Android.js. So si Android.js ay ini-install gamit si Node.js. Node tapos install Android.js. Ganun lang ano. Gamit yung npm pala, npm. Npm install Android.js. Ganun lang. Ganun lang siya kasimple para ma-install niyo si Android.js. So kapag gagawa tayo ng bagong application gamit si Android.js, Android.js init para makapag-create tayo ng bagong project. So sabi ko diyan kanina, gagawa tayo ng basic na digital clock. So ni-ready ko na rin dito 'yon. So ito na siya. Nakagawa na ako ng bagong project. So yung paggagawa ng Android application gamit ang Android.js ay parang paggagawa din ng website. Pero ang pinagkaiba nga lang niya ay ito kasi ay ating ginagawang ano, APK file para babasahin siya ng ano ng Android ano. So yung ginawa ko rin dito, kahit gamit ang website, the development methods, kahit may HTML yan, kahit may JavaScript yan, ang labas niya pa rin ay magiging application siya. Ano? So ito, ginawa ko lang dito sa JavaScript coding natin, gumawa lang ako ng digital clock gamit yung JavaScript date. Ano? So yung JavaScript date na object na class ay isang class sa JavaScript na built-in na pwede mong gamitin para makuha mo yung oras na meron yung system mo. So kung anong nakalagay dito sa aking PC na oras at saka date, hindi niya makukuha kung oras, minutes at seconds. Ano? So gumamit lang ako nito ng date para ilabas sa isang ano, sa isang HTML element yung aking clock. Ano? So para ito magamit, para ito mangyari, para siya maging Android, kailangan mo lang i-build ano? Copy pull path, punta ka ulit sa CLI sa command line interface ng PC mo. Punta ka sa kanyang directory, Android.js tapos build lang natin. Ganun lang siya kadali gumawa ng Android application gamit yung Node.js or Android.js sa gamit ang JavaScript. Ano? At basic fundamentals ng web. So makikita natin 'yon dito sa ating this. Tapin natin show in explorer. At ayan, makikita na natin dito yung APK file ng digital clock. So pag ininstall niyo siya, ang magiging kakalabasan niya ay ganito din. Sana yung ating views. So kung ano nandito sa nakikita natin sa web, in-execute natin. So kung ano nakikita natin dito, yun din na makikita natin sa Android application. Okay, next tayo, IoT. So paano naman natin gagamitin si JavaScript sa IoT? So meron ako dito ngayon na, wait lang, papakita ko sa camera. IoT device, in which gagamitin natin yung JavaScript para makipag-communicate sa kanya, no? So halimbawa, nagdi-build kayo, mga IT students natin yan, magdi-build kayo ng mga sensors na may value, pwede natin gamitin si JavaScript para kunin yung kanilang
yung kanilang value, no? So pwede natin gamitin yung mga sensor na yan. Ay, yung JavaScript para makuha natin yung laman ng mga sensor na yan. Okay. Hindi ko siya makita. Yan. So nandiyan pa ba kayo? Paki-type nga ng ating ano, ng ating term ng keyword natin ngayon. Type IoT. Ayan, ayan. Kikita na yung ating ano, camera. So, i-off ko lang yung aking. Ayan. So, nakikita ba guys yung ating IoT device. Ayan. Okay. Ayan, ang daming nagre-response. Okay, ngayon, gamitin natin ngayon yung JavaScript para makipag-communicate sa IoT device. So, nilagay ko dyan sa presentation na patutunogin lang natin yung buzzer. So, ito yung buzzer, ano? Patutunogin lang natin yan gamit si JavaScript. So kung meron kayong gagawing project na katulad nito, na may IoT device kayo, pwede kayong makipag-communicate sa kanya gamit ang JavaScript. So paano ba natin yan gagawin? So dito sa IoT, wala akong ginawang IoT. So wala akong ginawang kahit ano. Gusto ko ganito. Plano ko, gusto ko patunogin yung aking buzzer gamit si JavaScript. So yun yung aking output. So i-code na natin ano. Gusto ko yun ang mangyari. Patunogin. Buzz. Tapos ito, ID, lagyan natin ng ID btn buzz. Ngayon dito natin gagamitin yung ating Ajax ano. Gamit si okay. Gawa tayo ng yan. Copy na lang natin ito. Kasi gagamit tayo ng jQuery. Kasi guys, yung ating jQuery, napakadali niyang gamitin pagdating sa pagkukuha ng HTML element. So, yun. Copy ulit natin yung resource script. Source, hanapin natin yung source. Nakikita pa ba yung screen ko? Paki-mention na lang, paki-ano na lang kung nakikita pa. Sir, di ko po makita yung presentation. Hindi daw makita. Ma'am, hindi pa kita yung aking presentation talaga. Paki-verify naman sa akin dahil hindi ko alam yung nangyayari sa kabila. Hello po. Nakikita pa po ba yung presentation ko? Hello po. Hindi po. Okay, nawawala ata ng konti yung audio. Sir Chad. Hello po. Hello, hello. Sir, wala hello. Po yung presentation. Wala ba yung presentation? Wala ba yung presentation ko? Ulit sound buzzer lang po ang nakalagay. Ayan, okay na po. Ayan, nakikita na ulit. Okay. Yes po. Okay, okay. Sige, so tuloy natin ano.
Sabi ko kanina, patutunogin natin yung IoT ko dito. So kung nakikita niyo pa yung camera ko, nakatutok doon sa ating IoT device. So patutunogin lang natin siya gamit si JavaScript. Ano? So gagamit tayo ng Ajax na get at yung get method para natin magawa yon. So gumawa ulit tayo ng bagong ano, bagong script sa loob ng browser. So gawa tayo ng button. Na kapag clinic ko yung button, gusto ko ay may mangyari doon sa buzzer, ano? So lagyan natin siya ng ID BTN buzzer. Kapag clinic ko si buzzer, yung button na buzzer, gusto ko tumunog yung buzzer. So yun. Yun ang gusto kong mangyari, ano? I-code na natin. And then kapag ready na si document, tawagin natin si button. Kapag pinindot ko si button na buzzer, dot, lagyan na lang natin ng dot click. Natin gamitin yung dot on. Kasi maraming convention para mangyari to, no? So gamitin natin tong dot click. So yun yung event. Pag nag-click ako, gusto ko ay mag-send ako ng Ajax para mapatunog ko si buzzer. So si buzzer nga pala ay ginawa kong nilagyan ko siya ng IP address na 192 wait lang. Buzzer. Nilagay ko siya sa http 192.168.1.105 red light. So pag gagawa tayo ng Ajax, ganito lang siya kasimple. Ang gagawin natin sa Ajax ay yung get method, ano? So ano ba yung ating ano? Sabi ko kanina get, tapos wala tayong data na isesend. So pagsesenda natin yan. Pag success, wait lang, hanapin natin yung type get, tapos yung kanyang server, yung link. Balikan natin si Ajax. Ajax. Okay. Sabi ko kanina, get method yung ating gagamitin. Ayan. So URL, hanapin natin yung URL natin ay itong buzzer. Tapos, pag nag-success, ay gagawa tayo ng function. Okay. Ang mangyayari ay alert ko lang si user na nag-buzz. Okay. So testingin natin kung anong mangyayari. Kapag binuksan natin itong IoT. So nakikita pa ba yung screen ko? Okay, nakikita pa po ba yung screen ko? Type ano nga po? Type IoT sa mga nakikita, nakakakita. Okay, nakikita daw. And nakikita din yung camera ko, no? Nakikita din yung camera. Okay. So, testingin natin. Execute na natin ngayon. Try natin kung anong mangyayari. So, para nyo ma-debug ang ginagawa ninyong website at application, pwede kayong gumamit nung console dun sa browser mismo, ano, para makita nyo yung nangyayari. So, unexpected string daw sa line 21. So, yan. Nag-debug na tayo, ano. unexpected string. So, wala tayong semicolon. Sabi ko sa inyo kanina, dyan lang iikot ang
ating problema sa semicolon. Unexpected string pa din. Ayan, sorry, walang semicolon. Okay, ulit. Line 21. Okay, testing. So, hindi tayo makapag-pass. Pero testing natin na. 9168.05/. Ayan. So gumagana yung ating get, ano? Okay, yung course policy. So yun guys, bale, ito yung example ng nakakapag-send tayo ng ano, nakakapag-send tayo actually ng get request sa ating IoT device, kaya lang ay binablock tayo ng course policy, ano. So yun ay server related problem, hindi niya ma-handle yung course policy, ano. Kasi unwanted yung ating ano, yung ating request. So ganun ang nangyayari guys sa server, na pag nag-ina-access natin ang server nang wala tayong permission, ano, na binablock niya yung ating request. So at least naipadala natin yung request gamit yung Ajax met, yung ating Ajax, gamit yung get request, ano. So yun, kasi yung get request guys ay kaparehas ng pagba-browse natin sa google.com. Kapag sinerge natin dito yung google.com, in my case, isi-search ko yung ang tawag dito? Yung link ng ano, ng IoT device, yun din ang mangyayari. So, try natin. Kapag nag-get request tayo, katulad ng pagbabrowse kay Google, so yun, tutunog si buzzer. So, pakinig ba yung buzzer? Kung pakinig, paki-chat nga. Hello, hello. Kung napapakinggan yung buzzer, okay, pakinig daw naman. Yes, narinig naman, narinig yung buzzer. Okay, okay, okay. So yun, nagawa natin yung output natin, kaya nga lang ay hindi sa paraan na ano, hindi sa paraan na yung pinipindot yung button kasi na nandababalak tayo ng course policy, ano. So yun, nangyayari talaga yun sa tunay na buhay, nagkakaroon ng error, nagkakaroon ng bug. So hindi lang sa client side script, kundi minsan sa server side script. So yun ang trabaho ng mga full stack developer. Kaya nilang ayusin 'yon ng sila lang, ano. Kaya minsan magkaiba rin yung trabaho ng front end at saka ng back end developer, kasi hindi minsan alam ng iba ng front end developer kung ano yung nangyayari sa back end. So si user, si client side developer, ito lang yung kaya niyang gawin. So yung bahala na si back end developer kung anong mangyayari sa back end, ano. So on our case, ito yung ating iba, yung ating client-side programming. So sana may natutunan kayo. That ends my presentation. Okay, thank you, Chad, sa napakagandang topic mo sa amin. Okay. So ano tayo? Hindi na tayo magtatagal masyado kasi nga yung iba ay may mga class pa. Punta na tayo kay Princess. Princess, nandiyan pa ba? Mr. Geneta, paki-post na ng evaluation form. Thank you. Okay, ma'am. Paki-send naman ano, Rosel, naka-Rosel natin. Nasa GC naman 'yun. Para sa attendance rin, tsaka yung sa mga nanalo kanina. Pwede nyo i-direct message sa Facebook, Benedict G. Benedict
space GII. Okay, sa mga nanalo yun ha, para may send ko mamaya yung mga pa-premyo nyo. Arby, pa-send naman ng ano, nung ating ano, evaluation. Ayan. So mag-evaluate naman kung okay naman ang presentation ng speaker natin. Baka may mga tanong sila, no? Okay lang na magtanong. Opo, baka daw pala may konting tanong pa kayo. Pwede naman kayo magtanong. So mga naku-curious o may mga activity na hindi kayo magawa tungkol sa topic natin na related, pwede nyo yung tanong sa speaker natin, no? Meron ba questions? Okay, Maya. Minsan lang to. Oo nga. Pwede po mamaya. Hindi alam, mamaya si Chad, ano na yan? Oo, oh, may record naman. I-upload ko na lang siguro to. Sa akin, ako kasi nag-record eh. Hello, Princess, nandiyan ka na? Nandiyan ka na ba? Active na ba? Yes po. Okay, so sa mga members, salamat sa mga umattend. So, salamat din sa nag-participate kanina sa mga icebreaker natin. So, sa ibang members na late, meron tayo ditong ipapresent na certificates para sa inyo. So, mag-fill up din kayo ng ating overview, ng ating evaluation form. And kung may attendance, pakisend na rin sa mga member ko. Send nyo na lang sa ano dito sa chat para sila ay mga pag-attendance sa mga certificates para magawa natin lahat, no? Okay, so move na tayo sa closing remarks by Princess Lopez. Ayan. Nakikita nyo ba yung screen? Excuse, Mr. Geneta. How about the certificate for this paper? Yes po, ma'am. Si Princess po magpe-present po ng certificate. Ah, okay, okay. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Kuya, pa-next na po. Okay. First, I will read our certificate for given for Richard Hamilia, Mindoro State University, Masipit Calapan City Oriental Mindoro College of Computer Studies award this certificate of appreciation to Richard Hamilia for sharing his time and experience as a resource speaker during the webinar on a practical approach to program with JavaScript and jQuery held on February 4, 2022 via Zoom. Given this fourth day of February 2022 at Mindoro State University Calapan City Campus, Masipit Calapan City Oriental Mindoro, signed by Mrs. Sarah Jane M. Pestejo, MSIT Subject Instructor, Mrs. EPF Studio MSIT Program Chairperson, and Mr. John Edgar S. Anthony, MSIT Dean College of Computer Studies, and Mr. Numesho H. Davalos, Vice President for Academic Affairs. Next po. And for our participants, this is the given certificate, Mindoro State University, Masipit Calapan City Oriental Mindoro College of Computer Studies award the certificate of participation to for actively a participant in the webinar on practical approach programming with JavaScript and jQuery held on February 4, 2022. Given this fourth day of February 2022 at Mindoro State University Calapan City Campus, Masipit Calapan City Oriental Mindoro, signed by Mrs. Sarah Jane M. Pestejo, MSIT Subject Instructor, Mrs. Epi F. Castudio, BSIT Program Chairperson, and Mr. John Edgar Anthony, MSIT Dean College of Computer Studies, and
Mr. Nemesio H. Davalos, Vice President for Academic Affairs. So, sana may natutunan kayo sa araw na to. And thank you for all the participants. And Kuya Bidik. Okay, thank you sa mga matent. Salamat din kay Sir John Edgar sa welcoming ng magandang message niya kanina sa intro. So, thank you rin Ma'am Sara and sa ibang members. Paki-fill up na lang yung mga evaluation form para mabigyan namin kayo ng certificate sa mga matent na. So, hanggang doon na lang muna tayo. Thank you and maraming salamat sa lahat. Picture pa, picture. Ayaw nga pala. Okay, wait lang. Bago pala kayo mag-leave, maganda muna tayo mag-screenshot ng mga umatend no? Para ma-document namin yung ano na to. So, paki-open cam lahat. Paki-alis nung share screen para lahat ay nasa ano screen. Okay. Yan. Para send ko lang agad sa ano, sa GC namin. Wait lang. 10 seconds. Pakisabi ko, anong number niya ng slide? Okay, 5. Ito nga, first slide mga po ito. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, smile. Next, wait lang. Dami. Dami matin, ma'am, no? Dami din. Okay, next tayo. Ito na yung next slide na wala. Wait lang. Wala sa akin yung Zoom ko. Next slide tayo. 3, 2, 1. Alam. Okay, open muna pala kayo. Wala iba. Ba't ganun? So, sa next slide, no, wala iba. Yan muna yung iba. Kung hindi naka-open, baka hindi talaga. Okay, ma'am. So, second slide, okay na. Third slide. Pakunti na ito mga sir. Last slide. Okay, thank you po sa mga lahat na umattend. Thank you. Na-save ko naman lahat. And pwede na po mag-review. Babasa na ano na kayo sa evaluation form. Pwede na po kayo mag-leave para send na lang namin sa inyo ang inyong certificate. Okay na ma'am? Okay, so thank you very much and congratulations to the group of Mr. Geneta. Maganda yung ano. Inyong presentation at the same time yung discussion ni Mr. Hamilia. Okay? So, thank you so much sa effort and time thank to you, prepare. Ma'am. Congratulations again. So, kita-kita tayo later ha. May another seminar pa. So, yun ay last na for this subject. Okay? So, okay, the organizer is from 4F2. Okay. Thank you. Okay, bye-bye. Pwede na kayo mag-leave. Thank you po, ma'am. Chad, thank you. Hello. Nasaan si Ate Bibot?